Katong to ang gipagayon sa National Television nga X Factor Philippines si Gabriel Maturan. Okay, so congratulations to Gabriel nga mabot siya karong alas 11 dinasay kaniyang motorcade from Airport de Polog to Dapitan. Yes, second placer na second sa X Factor siya. Philippines. Okay. Si Gabriel Maturan taga Dapitan na siya. Nakakita mong putaan na gawin. Nagin na siya nasay kanaang muraog kanaang restaurant daw sa may Sunset Boulevard Dapitan City. Okay, so mabot siya karong alas 11:30. Ang kapihan sa Dipolog, mapasalamatan sa itong sponsors kang Dr. Ray F. Amet at ang Provincial Schools Division Superintendent, kang Board Member, Second District Board Member Cedric Adriatico, kang sa Janus Marketing, alam sa problema sa inyong mga sakyanan, mga fiesa, abisan-unsan na brand sa mga sakyanan, at doon yung Janus Marketing. Anak, kayo nimutan sa ng bagong lokasyon sa may Quezon Avenue Fronting sa may Top Pension. Ang Wilson Elite Chicken ang nagbayar alas sa inyong mga problema sa inyo ang mga labi na karon pang final exam, pang graduation, ang inyong mga buhay, mga baboy, manok, bisan unsa mga buong kahiyupan, kanding, pwede nyo itunod na ito na sa Wilson Elite Chicken ang nagbayar. Katusaw mo graduate o mga adlaw, alas 6 BC, pwede sa buong mga order sa mga litson, mga litsonon, ng ito sa Wilson and Elite Chicken ang nagbayar. Nangita na ba ito ni mo si Kuan, konsyal? Nangita ni mo si Ruel. Ito ni mo. Okay, Wilson Elite and Chicken and Hog Buyer. Da sa may bypass road, stack at Dipolog City. Pura rin. Sa Wilson and Elite Chicken and Hog Buyer. Ay mo ang kinakusgag is Jente. And si Mrs. Jennifer Agustin King sa Omaha County Tyrone. Daming salamat ng tulad sa Department of Labor and Employment and TESDA pinaginakang Mr. Henry Chanero nga nagpanindong pakisayod o sayri ang imong katungod isip mamumuo din sa tungaligan sa buwang gabinete sa Rio Nueve San Asa nga rapit. Masadang ang itong mga sponsors daging kayong salamat sa inyong pagbulig sa programa Kapihan sa Dipolog ang FNR Marketing Wholesome Retailer Subsida sa mga kinahanglan niyo labi na sa inyong office and school supplies. Ilabi na ang inyo ang kinikinanon sa mga dula, labi na sa mga dula o mga trophies. Lakit na ang CCTV cameras. Ang CCTV cameras available sa Everyone Marketing, 35,000 pesos lamang. And then siguro ang kasiguruan sa bukabtangan o sa mga pamilya, pagbutang o CCTV camera da sa FNR Marketing, da sa may kawa. Jolo na street fronting sa may Sambuangad ni Norte National High School main campus. Inyo man ang Canto Rio Farm sa may Layawan Bridge, malalapo lang ko Sambuangad ni Norte. Lagang kayong salamat sa inyong pagbulig sa programa Kapihan sa Dipolog. Okay, thank you so much, Apple James. Ato ang mga panginabuhi. Aron lang mo survive, mo lahutay kinatong kapihan sa Dipolog. O ingon man, atong pasalamat ug dako sa nagsuportar sa ato ang kapihan sa Dipolog. Ilabi na atong mga listeners o ato ang mga nagmonitor sa ato ang kapihan sa Dipolog live streaming, ang silent majority. Nga kanunay nga nagsuportar sa ato kapihan sa Dipolog. Ay, Concern, happy fiesta di ay. Og aniya si Konsyal Ruben Ligurio kaya din na paipaksiw na bilin sa ilaang balay karon dito tamo ni Udto. Konsyal, good morning. Ito akong ganahan. Oy, Sir Diyos, dit, may muntad. Kaloy, Sir Diyos, murag itilaan ang guho. Paagyan. Wala ka lang kakata ang mga guho, mutila. Paagyan. Kunti yung matika. May muntad sa pagkatagaturno na nagsaulog sa ilang kapistahan kagahapon. Belated happy fiesta, no? Sa tanang mga opisyalis, kagika ni Kapitan Mibi Aves. Fiesta po sa Santa Galas. Galas. Usap sa Galas, no? Sa ato diha nga Kapitan, si Nire, no? Kanire. O sa mga opisyalis diha, kang kumpare Titing Quinca. Pre, happy fiesta diha. Kaya ako kanil Titing Quinca, barang kanil siya agbawi dito. No? Dahil, ako usap nga, Tuan, kaya ang panghinaot usap, sa tarang naminaw karon wala ubulag sa atong Salamanon Sukar Pasauna ubahantod karon no nga tiyonay kayo naminaw sa atong Salamanon ang Kapihan sa Dipolog panahon pa ni pagsugar ko bi awan panahon pang babi o, anong babi raso anong babi raso I think that's 1994 since 1980 since 1994 pagsugod rin oh 1994 at the time I was the president of the Sambuanga Delantio Press Club yes so nindot tayo. So, ato sa mga ipanghinaot ang tanang mga opisyalis dire sa Lamigan sa Bungnorte, sa Dakbayan, sa Duwak na Pernas, sa Pitan o Dipolo,
O kambot unsa ta hitabo karon sa sinda sa repitan alam mo kunay bag-o mga development nilit kayo wa ba balik unsa mga development oy may koy mga hungihong god nilit pa kay guna mga hungihong no dili tabi kay hungihong lang so ubang ka namo mga higala og sa ato mga leto mga fans outside all over the world outside the world outer space na natin mga aliens may buntag may hapo may utlo may gabi sa atong mga nagtuloyin sa atong kapihan sa Lipulog, no? Ay, inyo ang reunion sa inyong classmates? Oo, nasigin na mo. Atong reunion, dili na, ako mo lang, 50 years. Oo, si Linda Nunag. Oo, 50 years, no? Sa atong ya, sa USA, no? Sa Canada, sa Australia, no? Mga na liha, no? Mayroon na liha, may buntag, mga hapon, may unto. May gabi, kayo ang tanan. Thank you so much, Consihal Ruben Ligorio, sa imo mga greetings o sa imo ang mga kwan kana mga fans nimo sa all over the world, no? Nga imong gigreet karong butaga. Then mo greet tay ko belated happy birthday sa akong friendship from grade 1, Section Marang, sa Lipulog Pilot Demonstration School, si Tess Bergado de Jesus. Nga classmate po niyang anak, huwag ako anak sa Siliman University sa nursing. Mauna nga, through the years, gimiani kami noong kabigon. So, good morning and belated happy birthday to Tess Bergado de Jesus, ang ato ang head niya sa Dipolo, Dapitan, Pulangko, Katipunan, DDP ka Ruma, Ruhas, Manukan Corridor, no? Sa ato ang DDP Karuma. So, si Tess Bergado de Jesus, good morning and belated happy birthday. God bless you. O, ingon man, akong i-greet ni, kay basig monitor na to karon, kay gasabot na mi ani sa Friday, pag send na ko sa news article, good morning and happy listening. Ngadto kang director, Reysa Alenzuela, ang director sa Thomas Jefferson Information Center sa Embassy of the United States of America. Kauban nato dito, siya may nag-invite nato sa Davao City, Ateneo di Davao University, nga ni appeal kita sa American Shelves Training Workshop in Mindanao. First kato, networking, nga gipatawag sa US Embassy, dayon swerte kita, nga napilian kita, nga mo attended to, dayon mga pangumusta nga to usab nga kang Ma'am Yoli de Guzman, ang Public Information Officer sa US Embassy, kang Mampong, si Mampong, sa toplido ni Mampong, ha, nalikadjet lang, ha, makatawa ko ani ni Mampong, Aureos, no, ang TGIC Deputy Director, ingon man si Ma'am Tina Malone, ang press attaché sa US Embassy. Ngano ako nag-isikutan, Consihal Ruben Ligorio, kay dito sa Davao City, during our seminar, nag-sponsoran nila sa US Embassy, muna ni Adto ta dito, wala ta nakakapihan last Sunday, kay Pista Mampod, nila Husmig Sarangani Province o General Santos City. Interesado sila nga tie up sa ato ang kapihan sa Lipolog, kay Public Affairs Program. So, in the coming months, puhon maluing Ginoo madayon ang amo ang negotiation with the US Embassy. So hopefully murag ma-expanded ang ato ang coverage dayon murag ma-distributed all over the world ang kapiyan sa Dipolog kay ila ni kaning na monitor sa US Embassy and they like the program and they would like they have one strong interest to tie up with our program kapiyan sa Dipolog kay Public Affairs Program. So thank you so much nga to kang director Reysa Alenzuela, ang director sa Thomas Jefferson Information Center sa Embassy of the United States of America. Muna atong mag-update. Puhon maloy Ginoo mahuman lang ang human ang among negotiation, ang atong project proposal nga isubmit dito. So basin puhon ma-develop pag-ayo, ma-upgraded pag-ayo ang atong kapihan sa Dipolog program. Yes, Paul. Negotiation panels. Yeah, kapalo biya ka nga. Ato biya ng discovery ni US Embassy, ha? Ang ikan po ato sa Australia, modesty aside. So, morang na nga na kuha na to, na maintain na to through the years, no? Ang mga contacts na to sa FBA, magandang program na ko dito sa Australia pa. Okay, so much for that. Atong ipaabot ang ato ang, yes, mga bisita. Ang ato ang provincial, acting provincial elections program.
Supervisor, si Attorney Roderick Tomy at the same time, COMELEC Officer Diris de Polog City, ang ato ang General Director sa COMELEC. June 11, Attorney Jay Balisado, confirm to siya nga maari, medyo malangan-langan lang daw, o jutay. O gani anak, kauban na to, ang ato ang panelist today, si Paul James Sukulan, si Consul Ruben Ligorio, o just arrived, pogi lang gihapon, new haircut, wapong madakpi ang, nag-alot ni Ani. Ang ato ang former congressman, Attorney Rosilier Matoy Barinaga. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog kay Mudagan na dami. Ah, kaning de kamang duhahang istorya mi ni Attorney Roderick Tomy gapon. Engko, sir, ang among duha ka panelist diha Mudagan man pagkakonsehal. On the opposite kuan na sila. Direction North Pole or South Pole. No problem because we are friends here. Dere sa atong Kapihan sa Dipolog, objective ta diri, fair ta diri, and yes, politics comes and go. Dayon come and go. Dayon ang friendship will remain through the years, no? So ako gibutan na unsaon man eh ako mga panelist diha duha ka buok nga mga banggitan o mga gamhanan. And siya diet during the campaign period dili na sila pwede. Oh, motingog diha. Oh, pero wa pay campaign period pwede sila makakapakapa diha sa atong Kapihan sa Ipolo. So thank you so much. Hibawa ta to na daan, no? So ani si former congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, sa iya ang mga greetings sa iya mga fans all over the world. Daghang salamat din ug akong kumpare si Ben ug si Paul. Kining pasalamatan nga medyo daghang umati kanato karon, no? O moto nga natunta nga man si COMELEC, no? Tony Tomy, nag-storya mo po itong pag-file na ko. Tapos ang gina nga, no problem kay ako, ikam ko sa registrar, COMELEC registrar mo ko. Sa una, no? And the COMELEC is always neutral. Yeah. Bisag during our time. Bisag sa karon, ako neutral gyud ako, bisag na ako sa politics, no? O, may, para nga to lang information, no? Salamat. Kay ato masabtan nga ang inyong pagdagan alang man sa kalambuan sa atong mga katauhan. So, dili na para sa uban nga personal interest, but for the interest of the public, no? So, muna nga, inautonta nga daghan mang mga panghitabo nga maruin, ma-destroy ang friendship, ang family relationships tungod sa politika. Pero dili sa atong Kapihan sa Dipolog, wala na nato gi practice, no? Dili sa ato ang Kapihan sa Dipolog, everybody friends tang tanan. Mike, okay. Kumpare Matuyan ay pagyot pagka duusagon sa pag sanong ini sa butang nga pag-ingon nga ang COMELEC ang yun neutral. Unta wad una ang mga pang panahom sa oras mga katawhan lalo na yung COMELEC may pabuso sa kandidato sa usag pa nagkong kandidato sa kagamhanan ako ang i-maintain nga COMELEC kaya huwag yung kayo lipigan mami ko mulili, no? At magong nabawan sa unang panahon nga magay paklaro lang paklaro din nga lagi kung yun magwapon magwapon kayo wala yung padagan nga mga kandidato nga kunta sa kandidato nga pre-aplido, no? Mayo wapo ang kwan. Sa una, natuhingan lang, pero doon na yung netabo sa una, kami ito magkapasakit masalughan sa hintunglan. Ang tuyo niya ang pagguba lang sa iyahang kandidatura. So, ganun, gwapo karon. Hindi karon kay medyo fair ba? Fair ang mga kandidato, ang nalansar, although na ay mga petition, pero at least, di COMELEC has sa, ano, has sa perform its mandate nga mayo ang iyang pagdala, no? Wala ingon nga murag na ipaburan sa diha ipaburan ang ayron yung naipaburan kay ipaman eleksyon pero ato lang ipakinaot din, no? Pre nga umabot mga eleksyon noon ta magpabilin ang tumilik sa iyang pagka-neutral dili ingon nga kay mao ka na bukan to naba kay utang kaubuton sa diha na dili na wala wala na kay bumi nang ibutang buli ha kay para lang yun nga magbuhimo sa kaputang nga angay sa masigkapikas, no? Sini kay umadamlan ay magbugutbot ng mga tapong kanto, si kanto, si mga tapong kanto. So, ato tayo kayaan, mga himunta, ay ato bang ipanghinaot, gaunta, karang mga election mahusay, no? Free sa mga pagluda, na ang COMELEC besides sa katusag-usa. Muna ay atong ipaabot dito kay sa pagamahan ng demokrasya, di ba, pre? Ato kailangan ng kangayan. Kailangan
both tanan yun among li part containing parties kinahanglan yun nga mureklamo mapilimisig ka daw at least satisfy siya. Yes sir, anything you can add sir Matoy? Tunay yun na dead ganit ang pag-file na ko no? Alam nga mo yun ko 1300 no? Then of course yung palitrato yun yung pagkani si Tony Tumingo o saan ako na kang ikuan proclaim Jakon Libera. I mean, you can see nga medyo wala pa tayo mga bikil, no? Normal kayo nga itong pagdala. Ikadopon, itong nakita nga, bisa ka ito ganin, I don't know, tinuba, no? Ako rin mo ito nabasa. Nga even in the, ano, even in the ito itong disqualification case, I think Attorney Tumi voted in favor, no? Nga doon ay residence, no? Sa ito pa, as a Comelec, as a lawyer, eh, he really knows the jurisprudence. So makita nato nga kanang dunagi pa kan neutral no. Ang ato lang kwanti nga like nito sa pag register mura og ang management crowd bitaw no nga dugay-dugay no. So tingali masulbar na di wala na problema. Although wala man nagingon nga gipalabi ang pikas, gipalabi bang pikas no. I think it's only a matter of who comes first. Pre, lugar mo kasi pulong no atong iplain. Lugar na mga tipulo, gira 1962 pa mga ko, palawir mo gano'n sa una, nakita mo gano'n ako sa imong panahon ng mayor pa ka, sa imong pagkagulisman. Grabe ang pinuminang det. Kay Karol Medet, hinkalit pa yung Oktobo ang magpatali sa tipulo, o gano Karol po tuwing ka. Ako lang tanggi. Nayuban nga, magbagot-bot, nga mga makato. Pero ato lang tanggi hangyo lang, no? Kaya ito mga intisalong, mga kandidato. Ato lang tang, wala o ano yung pabahagi, baga haput ng mga tao. So, both sides, no? Piling kayo ko lang, usan lang ka, side. Both sides, no? Administration, sa opposition, sila. At ginilil, talagang may mo ito din, himo na ito lang, ha? Iparis na ito ang lipo, at ito ang lipulog, dito ka diri, iparis ang lipulog. Magkabublot mo rin, sa ato diri, hindi ang parang katilaan mo kayo. Katigalahan, kayo wala yung masitabo sa oras, wala ko na yung kupari, wala mo makita, hintubo. A population, yung out-out, magandang uban, parang nagamay pa magandang, oh, nagkaroon, na ay mga para ba, di ba kasangaran mo itong pakitabo nga na ay maray mo pa ito lang why? Where the urge with the prudent to ano to do so wala mang galing huwag ilang magiging kagulingon ano sa mga ilang na nagpag-ano mo si Pulo Puputar mo na nakagay magkatarukan mo na magkanto pero huwag may munta una ang magiging pulo yun eh both sides no both sides sabi ko yun huwag may munta undangon ato rin niya ang hiling kaya mo na mo kita lang magiging pulo yung ma-kwan malisan bantis det no ay mura mo noon og ang tunay noon tigi diplom noon mura ka noon gibara gihikawan noon nga na ay lili ka diri mo paristo lang wala nga daro na may proseso noon sa bilik pero that is tiresome ha liburyos kayo na upusan pa sa mga ubalihan na pero magkapasakit ba sa kuhan sa kasing-kasing di alaman sa mga tao nga lili lihiti mo nga wala yung diri magsakit kayo nga kitang tiga diri tumitindok yun sa dipulog na maayasin natin ito nga na ay daghang kayo. Include ang tubo pero, yes. Ang mga butantes ni Pulo. Yes, sir. Pero mind you, ang mga butante, paano sila, kanang aware na sila and they are very vigilant. And may bawa na, uman sa eleksyon, o tinuod ba, sakto ba o performance ang politiko, kay makadaog man dyan, butaran man ang suportahan sa mga butante. Ako, my point is this. Bago na ako sa resulta. Makita mo ganito ang tao, butan, butuhan pa nalitan, tala siya ang performance. Pero nga ako lang yan, naman ko sa akin nga, lima ko na lagi na admitting na dito sa mga kuwan nga, na yung mga ba nga kuwan nga, nabatuhod ganito, lahat yung mga tao din ang dito, ganito mo paristro. Gali, nagamang ganito yung upusan, pero namin may wanda na upusan eh. Upusan lagi, but that is tiresome eh. That is spending so much time and effort to do so, just because we are trying to block these people to be the voters here. Nga lilit ka dirigyot. Yung nagkarabot ko nga, naabot lagi yung mga lahat na hapit-hapit ko ng lugar din. Huwag ka naman sa mga sawa. Karoon naman nilita mo. Sa pagkutara ko na yung mamaya, maaaring na si Tumi. At kung hindi na ako pagkutara ko, I think, I don't think so. We will not admit nga hingkalit o vote ang muna eh, ato katingadaan nga unta. Ato lang, kuno, ato lang, huwag na may interesado yung mga tao. Una, ano na ito na. So we are not helping the polog eh. Kaya matuhan naman natin eh. No, bumuta lang din ipanalitan. Dahil ang puta na karon, makahatag ba na sila o kayuhan din rin? Ngayon man na tumitindog kayo din rin. No, muna akong mga puta na nga ngay pasuputa to sa atong mga katawan. Huwag atong buot mo ari din rin nga walay labot. Hindi pulo, layo na kayo. Siya lang ka.
On the other hand, Kunsihal, if I may, ang kaning namagutay freedom god, complete freedom. Bisag asa ka punta, mupuyo, mubutar, because we are in a democratic country. So, meaning to say, you can do whatever you want as long as you won't violate the laws of the land, di ba? So, muna na ang siguro ang uban nabusahan report mga nana, pero di ginato na siya ma-prevent kay maumanay ato ang pamalaon. That is correct, Ned. Yes, that is an exercise of our democratic process. Pero sa hindi mo sa gibusahan na ako labi daw nga ano man ini man sa palahon ni kapari matoy so na wala man sa mga pura stay na gani ang mga sa mga ni kapay kamay ra ang mga pristo kada yung klaro yung kayo mga anak mga apo. Pero kung pinili na, dili ang iwa kung putlit nga, di mo mo doon sa kanilin na layo na ang lugar. Nga kalit lang ang paristo nila, ito may toyo nga, mo paristo mo gito nga sila pa, uga uban, mo nga naagap puyo liya, mula mo ganto. Dili ba kasanga sarangan nito? Dili naman, upiyo ka karoon nga, that is an exercise of democratic process. It will only taint the, ano, sa atong democratic process. Kung di mo tawaran, dili mo na, wala mo na yung subay o democratic kong pumagi. Minuwang mo ni. So, dili na ba? Ibis nga maayo at tundagan sa eleksyon, magawagawan yung mga tao, mabutal, nga dili gani, huwag gani kabalog, kung sa'y tinuod yung kaimtas ni Pulo, hindi mo lang taga-dili nga. Tayang nagawas mo ng planeta. Muna, punto nga, dili lamang kay ako mo higa, panilit, huwag na ibig sabag na yung manawag ka ron, naagi ubang nuro mo rito ako. Naagi, kasi asa ka rin mo tala, may ano mo tao, uy, huwag mo nang lamang ipresyon, huwag mo makita, hindi mo lang taga-dili Pulo, anak ba? Muna, dako, ayong punto let nga, ang ito portal o lapas to me. Yes, sir. Thank you so much. Yes, Paul? Okay, kaya sa'yo nga mong God, once ngayon nga, doon nga ang national local election, inyong ang kumulit na registration sa mga 18, mga mag-18 years old na katong qualified na mabutar. So, katong sa'yo nga, kasagara maglinya da, magdasok, kabataan man. Pero, nanang may bata, gilit-git gani. At itong namatikdan dara sa ito sa community of the Polo na mga around 3 a.m. in the morning na may maglinya dana. Ngayon maglinya maghulat sa number kay ang everyday ang i-cater sa community is only 100 per day. So, muna itong pagkasara niya sa itong community officer kung unsa kumusta na ang dagan sa community karon. Okay. So, Kadet. Thank you so much, Paul James. Nahiabot regularly ang ato ang pinaka-importante kayo nga bisita karong mga panahon na kay muraga kisi-kisi na gyud kaayo ni ang mga katawhan karon og unsay mga kalambuan kalihukan pa nga umaabot sa ato ang election karong 2013 that will be next year. Ano to ipa susudion siya. Ako lang observant siya ng Islam siya, no? Hindi na yung mga kumilikta. Sabi yung mga wise ita. Na-stress. Puno kayo siya. Puno kayo mga panuhot o mga labad sa ulo. So, atong i-acknowledge siya ang paghiabot sa ato ang Acting Provincial Election Supervisor sa Zamboanga del Norte. At the same time, COMELEC Officer sa Dipolog City, none other than Attorney Roderick Tome. Good morning, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. Good morning sa mga bisita karon nato. Karong buntaga si si sir. Bisita ha, panelist bilwa. Panelist niya eh. Si Atty. Ligorio ang si Kwan. Then, dako akong pasalamat nga gi-invite na po ko ning Kapihan sa Dipolog. And last time, mo ko katungha agi sa dagang preparasyon nga gihimo sa opisina o napoy gamayng personal nga giatiman. So, karon na na-late ko gamay kay anong pagbiyahe ko ni kagapitan o Dipolo, di man ato makwananing biyahe sa kadalanan. So, inautunta ang masabtan ko ninyo. Okay, thank you so much, sir, and we understand your situation and we are happy that you are here with us finally sa itong Kapihan sa Dipolog. Kay daghan kayo ang gaatang nga nagpaabot karon sa ato ang programa kay ikaw ang hibawan man nga ikaw ang bisita o si Attorney Jay Balisado at Regional Director no, si COMELEC dito sa Region 11. So, let's start the ball rolling. First question of the day. Consel Ruben Ligorio, Attorney Barinaga? Okay, Consel Ruben Ligorio. Alam ka na mauni. Okay. Kumusta naman ang imong opisina sa imong pagdala, sa imong
Doa ka office karon murag ata ang province. Galagari. Wala ra bay problema unsa ra man na smooth ra ba wala bay mga gumunap ga karon nagdimin sa mga duha kwatan ni imong handulan. So far so good for both offices in the city Comelec. Medyo ang atong office is being visited by many several new registrants and also transferees and also other concerns regarding registration. Sa ato pong buhatan sa provincial elections diri sa province, okay ra po ang bagan sa ato ang filing sa COC. And karon continuous ang ato ang registration until October 31. Na medyo yung mga reklamo gamay, bahay na ng paglinya o ganang pag hatag sa priority number, pero dili man nato na malikayan, especially nga nagkadulang deadline. Kay sa diha pa, sige na tagawag sa itong mga katawan nga, as early as possible o parehistro, mientras layo pa, pero naamagaling ato ang batasan nga, o kalos madol sa deadline, ay hala po magkisi-kisi. So, muna itong na-encounter sa itong opisina karon. But other than that, we're running smoothly. Thank you so much, sir. Daghang mangutana, sir, kay duhaman ka office ang imong gidala karon, city o sa province. Hinautong ta nga tagaan minimum complete listing bitaw sa mga kandidato tanan. Kay haron every now and then ato ning silang ma-invitar pod og unsa po ilang mga kaakuhan sa ilang pagdagan isip kandidato sa lain-lain nga posisyon diri sa lalawigan sa Bagan del Norte duha ka dakbayan sa Dipolo ug dapitan. Ang pangutana sir Mauni, unsa ka daghan ang nanglansar karon sa Dipolo City o sa province, wala ba mo'y gi-consider nga nuisance candidates? As to the number of candidates of other COCs, kwan lang, medyo na ay gamay nga one or two na independent candidate for councilors, but the rest were under the registered parties, the Liberal Party and the Nacionalista Party and other parties belonging to two groups, one for the group of the Liberal and one for I think the combination of the other parties, NPC, UNA, and alliance. Other parts, alliance. I think they don't have a formal alliance, but they have an agreement to join together. Nuisance candidates, wala kayo ni consider? The party list? Sa city, we don't have the discretion to declare nuisance candidates. So far, if somebody would be interested to file for petition to deny due course of the COC on the grounds of nuisance candidate, they can file it before the law department of the Comelec. So the duty of the city election officers to accept COCs filed by any individual who are qualified. Okay, thank you so much. Pangutana gikan ni Sir Matoy Barinaga. Kunti nga lidit, sa as far as the provincial office is concerned, maragwa magkay problema. Kay COC sa naman ang ilang. Sa mga registration nung sila ilabot, it is in the municipalities and the cities. No? Okay. So, medyo, ang kunti nga ang medyo doon ay mga problema sa municipio o sa city, labi na sa registration. Ang kunang ini, Tony, kining, bahayin ito sa registration, no? We know nga magkapila sila. Dili ba pwede nga we look for a certain place then dito na to i-paristro sama sa gym kinta then doon na din kay mga table around 3 or 5 or 6 tables, no? And then probably we can ask the teachers to volunteer kung na to ng teacher nga with permanent appointment, no? Aron nga wala bitoy mga kaistorya kay makuagutag mga casuals kuhatag volunteers nga wala sa teaching job, mura o it will raise doubts, no? So, I think in 1 or 3 days na, I think, mahurutan na siya. Kay, I remember nga, itong pag-start yun sa registration sa Manila and other places, mura ilan po nang gibuhat, no? They were in a, pare po na nang mag-file bitag o income tax, no? Parang barangay registration? Oh, then, magbuhat na sila. So, probably, you can get a neutral place, no? Din nga pwede tadito mo paristro if you can extend the registration outside of your office if what is allowed.
In that way, medyo tanan accommodated. Then we will just tell them, oh, kanang new registrant kinta, turning 18 whatever, unsa may kinahanglan gyud alho nila. Approve. So either baptismal, no, or kaning birth certificate or class record, no. Kada ra tulo. So, then kanang transferee, na may inyong basic qualifications, no. Kaya ang bang godadungog na to, which I think is already strenuous, no, kanang mangayo pa gyud og barangay captain clearance. Usually this is political, no, and I think the COMELEC knows that nga mangayo ta ana, this is nga, that is very neutral, no, both sides nga are doing that, no. So kana ra gyud sa basic og transfer, unsa ra magyud dokumento gikinahanglan nga it will not come from any political entity or political agency, no. In that way, I don't know if that is possible. Yes, sir. That's very good suggestion regarding sa place for registration. In fact, gitawag mo na namo sa COMELEC uguan, satellite registration. So any registration outside from the COMELEC office would be done in under the umbrella, under the term satellite registration, provided it would be approved by the region, regional office, upon request. And provided further that the commission will not incur additional or undue expenses. So the problem is, we were doing that. Kung kanan ay mga places nga, we think there are difficulties para pagparehistro, pagdala sa mga botante. Now, ang among experience sa office in the City COMELEC is, ang barangay sa City of Dipolog, mostly are accessible. Accessible siya. Unlike other places where you have to cross rivers and so on, somewhere, and you have to go to high mountains to be able to register the electorate there. Now, ang sa City of Dipolo, contiguous ang places and then accessible mostly, except few barangays, no? Now, ang kuan god is we have only one capturing machine. So, even if we will place that in a gym, for instance, the same number, mostly almost the same number of people will be catered because of the machine that we have in the office for the registration. So muna siya ato ang kwan, and then when it comes to neutral grounds, ang COMELEC neutral mangina siya. Other people just think it otherwise, pero more gina siya ay place nga, we cannot say nga there are biases. In fact, we have already, you have seen that already in the previous activities done by the office. Okay, yes sir. Galing ang pasuba. Sa tapad, that is possible. For instance, parehistro na ito, may tatag lugar, di na ito mo plate ito nan, we can use one of the covered courts, no? Kaling sa may putak, nakuha na siya. That is Staka. Sa Bara, I think Staka and Bara are more accessible, so we don't have to pay for that. We can ask for teachers, because daghan man kay mga teachers nga who are civic minded, they're willing to render the service bisag walay bayad-bayad, no? I think as you can deputize. So if you can try that, then we will request the COMELEC sa region para madali, at least pula na ta karon, we're on the 14th, no? So besides that, it can be held for 5 days with that kind of procedure. I think we can accommodate. If you have only one capturing machine, ang problema tingali niya, Tony, is the kanang pag-file, when the file fill up, kanang filling up. So the moment that somebody makes the reception for filling up, you can file, then pwede na may capture. Ang malis dan karon nila, kanamang pag-abot dito pa sila mag-file when I have my capture. No? So, ang time constraint, tako kayo. Whereas, under your supervision, nga walay binuang, nga they are really filling up the form, and then that will go to your office, then i-file na siya, diretso ng capturing machine, isa ko sa kabo po dira. Yes, sir. What do you think, Attorney Tome? We will consider that suggestion. We will just, on one note, however, that kada magparehistro, lain-lain magunang forms na may for new registrant, may isang form, for transfer, leg form, for correction, leg form. So, kung hindi ma-guide ang mga magparehistro niya,
masayang ang mga forms mga itayin nga amogin ipa usob ang ilang pang-fill-upan kay dili mao pag-fill-up. So anyway, that's a good suggestion and we'll try to consider that para sa remaining days sa to ang registration. Anyway, pwede ba ito mag-color coding? O ang reactivation, one color, dako kayo ito for reactivation ng yung registrant, anak siya, no? So, you know, kamagunan ko ni kay we were the registrars, the first permanent system of registration, we were the first register officers, no? Ako, I was in Pulangko. Believe it or not, I have to go to the Venta Perla. Wala pa na yung mga sakyanan, no? Biasa mag-clear this. I have to go there just to register. And I encountered lots of problem. Kani, while I was the register in Pulangko, doon na yung usang, doon ay kandidato nga, kung ba, antigo ba, no? Mental terrorism yun na. So, yung gato itong usang kabutante, yung kita reporta, bantay ka ha? Nanator, di daw ito. Dagantang dyan rin ako. Yung niya turni, usama mo na magkadawat mong kung ini din. Ako, mabutar ko ini. Ako, pwede naman na, uli ni mo, ninyo na. Lisod kayo, ako, kuha lang ka kwan, kuha lang ka ugmani order, no? Dan sulatan ni mo siya nga, nagkakaing salamat, pero okay ra, uli po kong magkadawat. No? It was done that way, no? So, ulay na itabo, but he was able to return the money, no? So, there are lots of ways nga, probably we can help the registration. No? Okay, thank you so much, Sir Matoy Barinaga. Ato yung acknowledge to be finally ang paghiabot rin sa lain na itong bisita. Komilik yung hapon niya, pero regional director ni, we are proud to say nga, Bradak ni rin sa ito, taga Dipolog City, regional director dito sa Region 11, no? Oh. Hapit mi kejut lang hapit mi makita dito sa Davao padulong pa siya kinapawan niya ako padulong na pukog Sarangani o Jinsan so muna ngayon ko dito tayo makita sa Dipolog siya sige kanang game kay ko na siya nga matindoy sa itong kapihan sa Dipolog and finally naagyod ka ba na ito dari ato yung acknowledge ang paghihabot dari ni Atty. Jay Balisado ang ato regional director sa Region 11 very great o mas proud ka mas proud ko kisudyante na kuli yes sir una sa kanan mga ikog pangatahuran sa tuwang mga naminaw ron. Madam President, salamat nga nakita. Hindi ako President. Pangula ka. Anyway, PP, past President. Okay. Mas papasalamaton ko nga gitagaan min ninyo sa makausap pa o oras para madunga na sa publiko. Bisalog, dili na na-cover sa kuwang region. Which is Davao. Yeah, just the same, Kumilek. Just the same. Unlimited time, pwede ko makabisita sa dire. Oh, pero don't forget, live streaming ta. Nata live karon ta sa internet ta. So, daghang mag-monitor na to. So, ang mga questions may come from text, from landline, or from sa ato ang website, no? Good. Sa streaming. Okay. Sa una, sa pagkama, wala rin sa atong province, pagka ma-promoted, hindi man kaya na kasupang. Kaya ba kasupang sa mga skihod ng kasupang, hintambok? Pero hintambok mga dito rin. Nagpahila ba na nga mas nakang magkaon doon kayo dito rin sa atong probinsya? Doro ng kaon o tilapia dito sa Cebu. Actually, mas lami malang kinabuhay dito sa Kuan, dito sa Jensen. Jensen, I was in Jensen for 7 months. Bale, hupong ka dito o tuna. Yes. Dayon suroy ka, tilapia, prutas, balato. Karon sa Davao na ko, durian na sad. Oh, pero ang punta sa mga tala nga, dito na sige mapatay dito, na may mga hugga dito. Wala man siguro. Actually, on the contrary, mayon lang lugar. Dito ko ko. Pero na may mga, di ba katubato na pili mo? Katubato, apilili. Sa una. Karon pili na pili na? So na North, South, Cotabato, Sultan, Kudarat, and Sarangani. Ang akong coverage ka ron, Davao, the three Davao provinces, and Compostela Valley. So ang imo opisina sa Davao? Davao City. Karon giniro, na may convention sa IBP. Na may convention? Kamu ready ay? Kita ba? Kita. Na ay convention ang IBP. Mura tigil ay mag-andam ka daan sa mga host sa mga IBP chapter sa Davao. Ato nang pading kamutan. Ano ganito? Ato nang pagkakamutan. Basta pagkili siya maka-kuan. Panara siya sa Davao. Hindi na kaya pag inang nasuwa ka sa Jinsan, nakas na ba walang panahon na? Atong si... Ito pa rin matoy dito. Atong kitaon si Juan, Inday Sara rito. Atong ang ginilumara sa mga Abogado Pinos, salipat ato patpasol si Atty. Balisado.
katulong iniro dahin na alit ay National Convention, mako na founding anniversary. Kura yung kapitulong nito niya na? 1973 So 2013, so it will be 40th year na to. 40th year. So mo na dako kayo achievement sa IBP, sa iniro na, no? Ay, 16, 17. So, katong mga abogado, mga taghana, mga tag-an, hindi mga tadhan o tang-an, yung palitan ng kumpari matoy, tadhana mo na, yung mga abogado. Doon ka na gano'y ipot siya ng abogado. Mahal to gano'y ito, kay, kung mo na ilaham mo na yung panahon nga nataon ng IBP, di ba, pre? Yung IBP. So, sa ilang panahon na, mga, sila mga ligon-ligon pa rin tuhon. Ako itong ligon mo Japon, pero hindi na kayo magkadagan. So, atong pinumluman ang mga abogado, katong mga abogado nga nag-retire na, katong mga abogado nga medyo retour sila nga wala sila bili sa itong IBP, no. You are invited to join or to attend the convention, national convention kay maunay founding anniversary sa Integrated Bar of the Philippines. Ato na pag-ibuon doon na sa Davao, karong Iniro. So I think the President Attorney Angel Aho will be making... Ano sa panyero, doon na tayo flight Dipolog Davao. Dalay pa 3 times a week Cebu Pacific. Oh. Monday, Wednesday, Friday, so, Saturday. Wala problema. Wala problema. Kasi mga dekakwarta nga mo plano dili mag land trip. So pwede. Pagkaadto na makasakay na mas gwapo ang trip. Oh, land trip. Oh. Edi ba yung abot? Usbon nako katong uban wa kabalo do natay National Convention ikap 40 anyos nga pagkatao sa Integrated Bar of the Philippines. Ato pagahimuon kana sa Nakbayas Davao. Dit, katong nga ni atong director nga, may ko na mag-lunch trip kayo, dugay mabot. Kanag doon na pukuyog. Pero galing na pag komentaryo nga ni pare nga, yung dako si director, supang, no? Pinailhan nga, wala yung problema sa yung area. Dili, sama ni Atty. Tony Taon, hindi may agi sa mga problema. Kung isman, ako nang yun sa akong kuhan ron, kanyang kuhan sa akong kilabungi, kanyang ibig sila, ako yung problema nila, kinang lang sila yung problema nako. Kay, pwede man ito mausap ang itong sitwasyon. At ako po sa akong presyo, Greg. Okay. Imo nang yung ikaw magproblema o sila magproblema? Doon na. Imo suwiro na si J. Panyero, wala mo ito yung usap ka sitwasyon nga, nangyata na yung asawa. Hani yung ganun yung ramang tanahig, dali pagkakatulog. Sa dako kita problema, baka kabalo nga, ugma, naglawa, last na sa itong, kuhan ako, si kumpare na ito, nalingin lang sa itong utang niya, 100 million, ugma, wapatay bayad. Siya, so simple nga itong problema. Langga, masamang, tawagin si kumpare nino, in last siya, nga ugma, dita kabayan sa 100 million, parang siya na pwede nakatulog. So, pwede na dito usbo na itong sitwasyon, di ba? So, pero rasin ko sa TV, no? We don't like the president to suffer for us. We want the president to stop our suffering. Correct. So, bali lang ang sitwasyon. Okay. So, back to the matters at hand, no? Bahin sa atong mga bisita diri nga gikan sa Commission on Elections. Sa inyo ang region, Director Attorney J. Balisado, unsay kasagaran nga problema nga imong na-encounter dito? Dayon diri pod sa kang attorney Roderick Tumi, unsa pa problema nga encounter niya dinhi pod sa ato ang Zamboanga del Norte o Dipolog City. Ay sa tumagdi. Sari pa rin ka muhirit. Director ang sino? Full page sa ka, Director? Kaya mo niya, inartista po niya ito ka panyaro. Dahil, talay niyo magminyo dahil. Ang atin sa Dipolog. Wala lang siya mga hatag o inauguration sa iyang pagkakuan. Dinis ka piyas Dipolog. Dahil talay niyo magminyo dahil. Nagkumarisunod. Okay, go ahead, Attorney Balisado. So far, dili pa ko makahatag o full scenario because I only assumed office last September 24. Okay. So it's barely 2-3 weeks pa. So far, nasuro na ako in a short period of time, nasuro na ako ang tulong ka probinsya except for Davao Oriental. So far, sa muna to ng mga opisina, okay man. In fact, I was there during the filing of COCs itong October 1 to 5 and 6 until 6. Uli ko kay Bispira sa Mandri sa Tua. Uli, magkita ba sa pista? Kaya, di ba, mamuna ito, ha? Uban gani, kung pista sa buhol, matubang gani sa buhol, kung di ka uli. So, in my case, niuli ko pa lang sa pista sa Dipolog. So far, sa ako na monitor nito, okay man. And to compare it sa Zamboanga del Norte, mas urbanized man ang Davao.
mas kuan sila dito advance na magani mga local TV station nila, ABS-CBN o GMA, live magani yun kung luhatag ang mga report. So, in terms of coverage, media-wise, mas kuan dito, mas up-to-date ang ilang kuan dito sa media. Asa mo yung office today? Sa at, imong, sa, at bangit sa SM? Sa Davao? Davao City, at bangit sa SM? Ang biskin mo, Davao City. Davao City yun. Ay, salamat. Mga igala, mga abogado sa Cebu Norte, CJ, director, sige, dito tayo sa Magkupolo po yun. Pwede siya sa Davao mag-base, no? Pwede mag-shopping sa SM. Commercial yun ang inyo. Okay, Attorney Roderick Tommy, dili sa ato ang probinsya o sa Dakbayan sa Dipolog, what have you encountered? Mga problema unsay imong na kwan sinatian sa province sa Magdalena Norte. Ako lang na mention kanina yung sa tuyo mga gamay kakulian sa opisina. Kadaghanan sa atong mga naengkwentro ng mga kakulian bahin rin sa registration pa so far. Bahin sa mga filing sa COC so far so good. Sa entire province wala rin po yung mga big incidents na na-report kana lang sa mga bahin sa registration. In fact, ang nagi medyo alingasaw nga kuan, kining medyo alingasaw nga mga bahin sa registration is the city of Dipolog. Other city and municipalities, they're doing well. Okay, ang ato city, we're doing well, but then nalay mga reklamo kay agyaning political issues nga nagkuan na surmise bahin sa registration. But we cannot do other things than absorb all those things. Muna ang siguro ni redound sa ato ang kuan. Okay, follow up lang before ni Consul Ruben Ligorio. Okay, puro man ni mga politiko ko ni ako ang kauban. So, inahanglan nga ang ato ang question mo neutralize kita diri objectively, no? Without any favors to our panelists here. No, kabuok na ito nga panelists. So, being the COMELEC officer, and the same goes to Attorney Jay Balisado. How do you maintain your neutrality towards the politicians nga mo file o kandidasi, mahimong kandidato, ilabi na akong amigo nimo or pariente nimo, so that the COMELEC will retain or maintain its credibility? So how do you do that nga dili mo maisyuhan nga pabor mo sa pikas, pabor mo sa pikas? How do you maintain your neutrality and objectivity to be credible? We'll start with you first, Attorney Tommy. On my part, in the city of Dipolog, kanana nag-file og mga COCs na rin ang mga candidates pareho ni Consul Ligorio, ni Attorney Barinaga. We are friends, no? Although we're not close friends, but we know them. We know each other. Yeah. And how they maintain my neutrality? Wala mo kay contacts nila. Isa mga politicians, I don't have contacts with them. And I did not demand anything from them, even office supplies. Wala akong mga hayop po nila. So that's the basic thing akong gihimo para dili makaingon ang mga tao nga we have inclination to favor one candidate over the other. Other things such as siguro mga accommodations. Di po sila kayo. Unsa may ako accommodate nga dili mag-go from the seat of Dipolog. I'm a registered voter of the PTAN. That's the thing, simple things that I did to maintain neutrality and... Okay, thank you so much. Tubagon po na ni Director Jay Balisado. Sa akong kabahin, Madam, I've been with the COMELEC since 1993. Yeah. I know so well about things that are appropriate or not, private or public or otherwise. So, para nako, my 19 years as COMELEC employee will speak for itself. Mag 19 ako, so... Kung natawo ko sa panahon nga na-empleyo ko sa COMELEC, makabutar na sad ko. So, 19 years na ko sa COMELEC. To be exact, December 1993. So, 2012 na karon. So, I'll be 19 years sa COMELEC. In my 19 years as COMELEC, wala ko sukad na sabod. I was never involved in any controversy whatsoever. 2007 was a very crucial elections. Naay mga daghang mga COMELEC employee nga gipangkasuhan ng ganoong electoral sabotage sa kaso. Yes. For the first time, naatay mga empleyado sa COMELEC nga gipangkasuhan. Wala kami, with Director Elnas, we are so proud to tell you na
sa itong mga naminaw, we have maintained our neutrality. Much more ka rin nga ako sa Davao. Mas ganahan ka ko kayo dito kay I'm strange. Kung stranger ko dito, wala na kailan ako, wala po ko na ilhan. It's a new start, actually. Kaya kung dali ko sa Bulnorte o sa Region 9 for that matter, I even insist to Chairman Brillantes nga for the sake of 2013 elections, I'd rather be away from Region 9. Kaya the politics in Region 9 is very fragile. Listen tayo, kay sila pa hotly contested tanan. Oh. I'd rather be away rather than be here. Yeah. So much so sa District 1, ang nilansar o congressman, ako mga nagagawag sa, we are blood relatives. Sila pa, di gito mo na masunod to your desire na yung kag-anak ka, wala gyud mo tulong nimo or lagi pagduda sa tikas-pikas ba. So mas maayo nga na ako sa layo. So ang mga ano na is, our actions will speak for itself. People will judge us in our doing. So dili mo yung anak, dili ako, dili ko mga nga, muna. People will tell me kung unsa ang ilang pagtuo sa kuha. But then, dili na itong sakop ang una-una sa tao kay their mind might be polluted or they have some polluted source kung sa ilang perception sa ato. But then, mayroon ko nga sa ato pagpanerbisyo, usan atong gabayan, fairness, justice. Anong atong sa ato ang pagpanerbisyo? Yes, Consiglio Ben Ligorio. Or sa side, no? Kaya mo talang labaho sa gobyerno. Kaya pag kumuta na, ako si Babawari mga, when I started working with the PAU, nobody, no politician had ever endorsed me. I became a plow, karon sa una, plow muna sa una, then plow lawyer. So, she got again, examination. I passed examination. No politician, hindi ko ko. Sa una kata, ang ngayon talaga ko mga ayaw kayo, amigo, may sa una ni, kung ba, ikaw mga ayaw o guan. Because I want to maintain my neutrality. Hindi po ko magalungan ba. When I became a fiscal, wala. Wala, ang endorse ko na ako lang boss. Si Jasma, nga ako mang immediate boss, boring indoors ako. Wala nang ko kay ko. Puro mong ka-identified sa una sa kuan nga, murag mata-bata sa una sa mga kandidato nga, ng kuan, wala dun ako. So, I was able to maintain nga, ako hit talaga ko. Wala yung magkagalan ko, wala yung mag-vote ako. Kaya gano'n man, wala yung politiko ko nag-indoors ako. So, I was able to maintain my neutrality. Karoon na pumunta na. Sa imo party estudyante, ha? Grabe ka in-endorse mo pag pagkuhan mo pag sa akong kabahin sir kuhan na gini ako ha sheer guts and kuhan na gini it's just a matter of kuhan ba kay mamang na hugingan sa akong asawa sa unang na naman dito ko sa Comelec wala na dito ko laing dila ko pwede mong gawas for mag-practice whatsoever kay my life is devoted sa akong trabaho. I had a chance to practice law pero wala ko ni kuan kaya akong igagaw sa Manila naman siya kaugalingan law firm but I choose to stay behind sa Comelec. So sa akong pagpang-apply wala bisag gusto ka politiko nga ni-endorse na ako. I stand or fall by my own qualification. So muna na yung guiding principle. I don't need the endorsement of politicians much more their lobby for to be promoted. Sabi mo, Jay, ipunta na ako na kay namo kayo ubang karoon mga kandidato. May uli nga. Ah, kandidat si neutral. Kaya ang nagpahimo niya pag pumili. Bawang ka na mo ganito. Siya mo ganito. So I was forced. Usap mo na sa rinitik sa karoon. Ipungutanan ninyo. No nga. Nabay ka kuwan ninyo kay. Nabay ka ilus ninyo kay. Hindi ka mo sa eleksyon. May nga muli. Kaya mo rin na. Ah, diyan mo nang ipabalin sila. Kaya ang kapakwala mo ganito. Si kuwan, si Talpulano mo nagpa. Nagpahimo ang kumili kita. Mo nag-endorse mo ganito. So this is the question. Ano ka nang ini, Panyero? Usara. Kung naka sa Comelec, wala man manahin mo. The candidate will win based on their platform, based na gibuto sa tayo. So much yung napikos na karon. So makita na to nga doon mga reklamo sa kuhaan sa una, naninos na pag in the advance sa atong PICOS machines. So we'll be using the same PICOS machines as kami 2013. So wala na timeline para, taas ng timeline para katong ipanghimo sa una, nga pang-usbo ng results, mga maestra, atong ipang-bully, atong ipang, well, those were the things of the past. So karon panahon na, whether kinsa imong Comelec ibutang diha or regardless kung kinsa or identified or whatever, it will just be just like that. But as far as the elections are concerned, wala tayo, wala. Yeah. Wala yun. We must set aside that kanang notion or that mindset nga pwede na malimbong. So, but beyond the PICOS machine, naadiha ang problema. Naadiha ang
private army na diha ang vote buying kaya the machine could not distinguish whether kada nga person gibayaran sa wala. Those are the limitations of the machine, di ba? But as far as mahuman nakabuto, if feed mo na sa machine, it will be counted. So, but as far as things that are happening beyond beyond the four corners of the polling precinct later on, what time mahimo na naa? So it's still the usual tactics ato mga politicians, hakot na kung natay ito upalit na pagyapula sa siguro. Ang ato na lang ininya is how to educate people about how to exercise their right of suffrage in a way nga mubalik ta nga kinibanaan di ay. Nakakita ko sa CNN 2 days ago debate ni Ryan og ni Ryan og ni Biden. They're so kwan lami kita lang yan. Di ba kita ka na maglingkod na mamang gani yung maragang kayong murag mga kwan. So na kung pangutahan na iniklusa ka tanay ini sa Pilipinas nga even sa national level gani in choosing our senators, it's more on winability rather than what they can offer. Performance. Di ba performance what they can offer. It's more on kinahanglan tang mag-control na to ang Senado so that ang agenda na to. But then, inana man, it's the essence of election. Everyone is free to run. Jay, to sasipay ka nag-tix ako, ako kaya mag-ipunta na ni Greg. Kay, mura man ay og, mura ay politiko na talay sila. Nga, medyo, hindi mo ganito kalikayahan ganyan yung mga tao. Bisa to, kung saan ito pa sabon, nag-iapon silang una-una ba nga na mga gumunap, na mga una. So the same thing, Christian, nahimog ka, Dr. Andre, nahimo ba kung ikaw, kung siya, kung malaman siya, si Jay, ikaw, Rick, nahuman naman kung ka, nahimo naman kang umilig, nagpahimo ba kung limo, usaba sa mga dagkong politiko ni nga itong lalawigan? O imo rin yung paningkamot na? No, I submit my application as election, applying for election officer in the Polog. With the help of Attorney Jusel Makote because he was the one who told me that he would be promoted and his position will become vacant. In fact, he was the one who oriented me in the work of the office of the election officer. Other than that, maskin ka mo pag-attorney sa opisina, except katong si Attorney Ligorio nga makita rami sa court, mananakaila siya na ako. But other politicians, pag-abot sa opisina, may kumbling, mali na siya si Attorney Tomem, nagtigulang na. Ala. So they don't know me. And may yung gano'n sila nga, waman may makailanin mo, wala may mo aridiri sa office. So in short, nobody endorsed me. Okay, and one thing is everybody should know, kanang commission election is an independent commission. It would be highly unethical if you would occupy a position upon a recommendation or upon the help of a politician. Yes, thank you so much, sir. Follow-up question lang. Sayang question kay Balota bahin sa imo ang appointment. Girelate na diri personally ni Attorney Jocelyn Makote. Guest na to siya previously sa atong kapihan sa Lipolog nga siya pa diri provincial election supervisor. Related question. Is it a disadvantage or advantage on your part and also Attorney Jay Brisado nga ma-assign mo sa inyong locality wherein everybody knows you mini to say dapat tama kada doon ra kaayo or a complete stranger nga maglihok ka diha as a COMELEC officer nga wala mo'y hold wala mo'y pakialam sa mga politiko nga manuol ya kinsa kay wala mo'y pabor meaning to say wala'y political patronage on your part is it an advantage or a disadvantage on your part? I would look at it as having two sides of the coin. There are advantages and there are also disadvantages when you will be an election officer in a place wherein you are a stranger. Disadvantage because you don't know well the people, you don't know well the sentiments of the applicants for registration as well as the clientele of the office. Perhaps it would be what we call a shorthand implementation of the program of the office. Kung wala yung kay kamasweto sa unsay mga predicaments sa mga tao sa locality. Whereas kung tagaliya ka, you know ang mga kultura sa mga tao and you can facilitate. Perhaps kung kabalo ka, kinsa kay mga kuanda, it can help you implement the programs of the office. On the lighter side, advantage po siya
because you can maintain neutrality, especially kung ang mukandidato dili related din mo, whereas kung may medyo layo na pero kaila, pariente, that would, although you are trying to exercise neutrality all the way, pero other people, as already mentioned, na magisali kaugalingan nilang panghuna-una, and they will think otherwise. So that would be the advantage and the advantages when you are serving in a place wherein you are a complete stranger, on my part. Yes, okay. Thank you so much. Director J. Balisado, what do you think? Sa akong kabahin, being assigned in your place, advantage na siya. Kay, nabo ka sa lugar yun. Sila pa, of course. Dula ka sa mga galingan na home court. Di ba? But, usay, familiarity breeds contempt. Kuan mo gina siya. So much knowledge or so much information about such person. Tanawan mo gani kanila is, unsa ka? Di ba? Ay, anak lang sa likuan. Mamali siya, di mamali siya sa una. Muli siya na din yun. So, di ba? Listen mo kung ano ng tao nga, i-judge ka based on your past association nga sagoy-sagoy na ka sa una. But then, mawala na na siya kung makita nila kung yung saan yung pagdala ng opisina. Karon kung ma-assign ka sa lain na lugar, for me, it's really an opportunity nga kwan. It's just like having a vacation at the government's expense. Parehas na ko, I was assigned in Region 12 for 7 months. I have toured around Region 12 in the past 7 months. Tourist destination, meeting mga local kuan. So makita na to bang it's also an adventure and learning experience. And at the end of the day, it will really enrich in your capacity to decide and to implement things you want to do. Para na ko, na-assign ko sa Dipolog, na-assign ko sa Sambuanga, na-assign ko sa Sibugay. So pa, kung sa panultihan pa, when you can do it in New York, you can do it anywhere. So para ka na ko ron, practically, upat na lang ka-probinsya sa whole of Mindanao ang wala na ko na nataaki. Kung sa kuan sa COMELEC, mga over 60-70% sa Mindanao ako nang na-assignan in various capacity. Na-assign ko Basilan, Sulutawi-Tawi, Maguindanao, Lanao. So, practically, ang wala na ako na-assign is part sa Region 10 and part sa Caraga. Wala na siya na part sa Mindanao ang wala na ako na-assignan. So, it had enriched my capacity to deal with people and to deal with different kind of politicians. Kaya nato mga politiko nga maduol nato nga kinahanglan ka balubag ka mubalibad ba who say no without saying no right away. Yes. Nga napakay patuyok-tuyok, yes. Hangto may nung kagno. Kaya naman tayo mga palinsiya sa opisina nga non-negotiable. Ano ba? Naay mga butang na pwede mo mahatag. List of voters, etc. Atang proper request. Lasa yung sarang, lasa yung manghangya po, gabi, hindi mo pwede ihatag, kaya hindi na pwede. Yes. Ana, I will not be going into specifics, pero kung panahon sa election, there will be politicians who's going to call you, would ask from you. So, ang inyong problema na usahaw niyo mo sa pasulti, dili. Oh. Usahay gani, ayaw na lang, in my past experience, dito ko sa Sambunga del Sur, unay manawag na ako, ako yung ipa, sabot na ako'y kuyog sa kwarto. Pag nagnanawag na akong cellphone, Roger, sulti yung tinitiwag mo para it will give them the idea na di ko pwede makikistorya nila. Or better still, huwag na ako'y bisita sa opisina na agira yung tao sa akong kwarto because dili ko gusto na maka-attempt man lang gani sila o hangyo ni mo. Right, so to give them that opportunity na mahangyo, it will also give you the hard time to say no. JJJ, naminos may says karon. Kung italong radyo. Hindi mo tulayin na bitaw, kasi bitaw. Negative ba? Actually, ang pasabutin niya is ang atuwa ang pagkatao importante kay nga ato mamintinar. Kay, kung saan ko man ato pag implement ang ato gusto ng mga reforms of opisina kung kita mismo ang ato mga sakop mutanaw na lang ni mga ubus ka nga mauraday ka mauraday ni siya. Diba? So parang ako, it doesn't matter kung asa ka ibutang. Kung na kasi mo gagaling ng lugar, it will be a test of your faith sa mo gagaling ng usahon ni Bino. Kung napugo sa layo, wapo po ka, you create friends. Basta ako karon na, bago akong kalo, pinuha ni Manny Pacquiao. Kung wala, wala ko na asahin mo sa rambahan. Hindi ko makakita sa people. So, when everyone is looking for him, ako, nakita gid mo nga ka ng ako isang gimit. So,
di ba, those are good opportunities. Kaya di ba kung sa araw natagahan ko yung ticket sa yung away sunod. Sumali lang to. Imagine! So very lucky. You're one lucky man. Okay. Yan ba yun ang akong maestro bukunan ako? Pangutanagi ka ni former congressman Mantay Barinaga, sir. Tinurutugin nyo ni Jay nga o masayin kasi mong kagulingong lugar para o tanawin niyo mura bitaw dagang bitaw mong komentaro nga. Mula ni siya sa unang inanaraman, no? Unang ingon nga nobody can be inside of his own place, no? And then there are also candidates nga medyo demanding board. And then di po nimo sila mabalibaran diretsyo. So I think the COMELEC, just like politicians, no, have invented this way of saying no. Yes with the result of no. Diba? Huwag kag-yes pero resulta ni mo no report. No? Then, kinengkuan, I think the COMELEC is doing well. Ato mga officers is doing well. Kaya doon ay mga reklamo, pananitan ka doon si perceived partisan politics being played by the COMELEC officials. Naitan kang balaod. That can prevent you. You have your watchers, you have your political parties, no? There are laws where you can transfer whatever. So you can resort to that if you believe that the evidence is very strong. Pero kanang perception lang dahil magtumutumuan lang nato ng ato mga COMELEC officials, I think that is also unfair. Okay, because by nature, they're really neutral. So, nagbasa mo ko sa mga provisions, no? If you have a very strong watchers, huwag mo kayo mahitabo sa presinto. But if you put watchers nga, ikaw lang po mo tanaw, di po mo report, di po mo solte, kaya mo watch lang, nawag yun kayo mahimuha na. There are lots of things. You can challenge, o panainit ka rin nga, he is an illegal, he is not supposed to vote there because he is not registered. You can challenge that, no? Tanan, disqualifications. So muna nga, on the ground tingali, diya ang mga problema. So, I believe it is the political party, the candidate themselves, that should be very vigilant, no? At least we can solve this kaysa we will be passing the buck, no? Muna nga, that is the must. That's why we have to make a checklist of what you're gonna do aron nga kaning mga perceived binuang dili may tabo. Okay, thank you so much, former Congressman Matoy Barinaga, sa imo ang words of wisdom. Atong pangutana nga to kang Attorney Roderick Tome o kang Attorney Jay Balisado, doon na ba'y, dili, sa Bunga del Norte, sa imo pong region nga na-assigned director, doon na ba'y identified nga hotspots din sa Bunga del Norte? And also, doon na ba'y mga advance information sa military or sa police nga doon ay mga private armies nga nag-exist in your area of jurisdiction? We will start first for ni Attorney Roderick Tome. In Sambuanga del Norte, I have yet to receive reports and we still have to have a command conference in the coming days regarding the security of the different areas part of Sambuanga del Norte. So far, as of this moment, we have not received any report from the police as well as the military regarding private armies operating in the province of Sambuanga del Norte. That's a good news, but we will not disregard any. We will not have to conclude at up to this point because we still have to have a command conference this coming days. But as of this moment, wala. Hotspots in Sambuanga del Norte. Wala pa mo na identify nga hotspots positively, probably mahimong hotspots ni siya nga area. We have a confirmation as to the hotspots din nga we have to focus on. Pero depende na niya yun sa mahimong assessment sa military and police, which would be tackled during the command conference in the coming days. So sa to pa, wala yung hotspots. But probably there are hot waves. Hot waves. Akong pasakay, no? Dili particular sa Pedro Lipolo, doon na ba'y imong hibawaan, doon na'y ang mga hotelang, mayor na nagmotor o private armies? Knowledge regarding private armies should come from the proper authorities, from police and from the military. As far as I'm concerned, I have not received reports regarding private armies operating
the Pretend and the Polog. Kana mga private armies mo appeal ba ana kana mga private security guards, mga goons, mga ana appeal ba na sa private armies? Do you consider that as a private army? Kana goons probably that would be part of it, but kinahanglan ikuha mo siya, i-confirm mo siya by the military, kay by mere conclusion, jumping to a conclusion by people accommodating or accompanying certain politicians, that's part of their security. And I understand that kana ilang mga securities na security details na may proper papers nga they should be assigned to the particular politicians. Now kana regarding kana mga goons, again, we don't have to jump to conclusions. Yeah, kana guns sila anak. Kaya they have to be identified properly. Tumagun sa ni attorney ni Director Jay Balisado sa iya pong area sa jurisdiction. Sa kabayan mo sa dito sa Region 11, sa 2010 elections, doon na may isa ka lugar na i-declare gin na mo, kuan, Comelec control. So, most likely, kung mawagya po ng kuan, ang atong mga basis na is intense political rivalry that will, kuan kina sa board na siya nga term, military term na siya, PNP, muna ilang ginagamit ba. So, para na ko, it's still premature to say nga, judging on the previous election, mosa na ito ang mahimong basis. Kaya, di man takabalo, kaya there are so many aspects na nga pwede mangitabo ka noong 2013. So much yung bago taog sila pa party in power, so it will be a prelude to 2016. So kaya itong 2013 elections, this is just but a kuan, intramurals for the bigger one. Yes. Ang bigger one is 2016. Ang bigger stake is 2016. So makita na itong this is placing people into right places para sa 2016. So mahimuta na sa kabahin naman sa Comelec, we'd always be preparing sa situation na worst. Situation para we will not be caught off guard kung panalitan maingin ang situation. So we'd rather be prepared na mauni siya metabo, rather be caught with our pants down. So muna nga, starting na pinaka, siguro by October or November this year, we'll be required to submit a monthly, bi-monthly, kuha na din na siya, peace and order report. Dili na siya pwede ang election official na maging musak assessment niya. So there should be a corresponding report coming from the PNP or AFP covering his area. Kung sa ilan nakita, presence of armed goons, presence of insurgency in his locality, kaya mo affect man na siya sa overall. Palabi na kung mag-start ang campaign period, makita na to diha na kung naa sa mga PNP, NPA controlled areas, ang mga ayaw mangani na sila ng revolutionary taxes, etc. So talaga na to, kung saan na siya pag prevent later on. Anything you can add, Attorney Tumi? Regarding Attorney Tatsyal? Isip ko ba siyang puta na wala mang tira sa ato, as far as the province of Sabuanga the North is concerned, wala mo talaga i-declare rin Comelec control na? Bago ra? Wala mo talaga? Wala ko sukad na kadundon. Kuha lang siya. Immediate area of concern. Naamagaling lugar nga medyo apike, pero wala ginibutang sa Comelec control. Kaya itong kuha ng mga politiko na rin, makatimuan mag-insult sa nga. So far, they're playing the game by the rules. Wala pa tayo resort into... Kaya parang ako, what's the essence of being elected to public office if it will cost the lives of people? Diba? Dilemayo ba? So, panerbisyo rin na niya ito ah. Dula lang tataman sa within the bounds of the law. Pabula lang, no? Dapat po ito na. I-address niya, sorry pa kung magkalimot. Naman ko ay concern, no? Nag-text ginako. Ay concern din nga, nung ito na, kung unsa ka tinong, confirm lang ko mas Comelec. Kaya sige mo lang ga-observe siya din. Hindi siyang paila, pero ibawakin siya na siya. Iyon siya nga, sige siyang observe sa proceeding sa Comelec. Sadya sa city. Nakita ko niya, ang useful ko naman, pinaminan bitaw, nga the rise of resistance, not original resistance, kaya mga bata, mga lagu na, resource, so. Pero people transferring from other places to the Polog. How true is that nga, na-brought ang atong, actually nag-brought ang atong resistance niya, no? Nga nagpa-registro, nga dilit na galire. Is it true? Ay, usually sa miaging mga nangaging mga registration. Kaya karoon mo, pila bagay ko no, makandaon pa. Sa una, wala, malas sa una ko no. Percentage-wise, doon ay dakong rise? I would not say dako nga rise, but I would say may transfers. The number of transfers coming from other cities and municipalities, medyo na pagtaas
No? As to the reason why, well, wala ta kabalo because people visited Dipolo perhaps by because of profession or work, and perhaps they see Dipolo as an opportune city where they can establish siguro ila ang livelihood. And that might be one of the reasons, among other reasons. So, og, sa pangutana, og nabay pagsaka sa mga transferees coming from other cities and municipalities na ah. But as to the numbers, I could not say, I would not dare saying significant or very high ang numbers, no? Kailangan po transfer within the city, one barangay to the other barangay. Oh, and then plus, na po daghang new registrants, which we encourage. Gato yung encourage itong mga kuwan nga magparehistro para they can exercise their right to vote. Diyari, no? Kasi doon ko na tanilaw na ni Rodrick. Ako po lang po kayo hubal ni Rodrick. Kaya di po lang booming. So, nakang opportunity na si Pulo. Ang embryo, ala no? Ya, husay ang kausay o di Pulo ang kausay o kalinaw di Pulo ni Mayog yun. So, that might be the probable reason why many are trying to go here, to come here and they register themselves as voter. Wala ako palagna. So I will be proud to say nga because of the booming, no, ang prospects sa Dipolo gabidyo incomparable sa di Pahambuga, incomparable sa Usami City. I mean, yung ito sa ito na igwan. Pambiya, ganyan ang ato Dipolo. Safe ba ulo naon? Usap pati rin sa Dipolo. Kaning, ang tupulutan na lang, Attorney Tumiog. Yes, sir. Kanang, there is an increase, there's no doubt about that. Ang pangutan natin nga, whether the increase is alarming or is it normal? Pangutan ako, question. It would be unfair to say nga, mayroon alarming because there's no, what we call this, boundaries as to how many transfers will be accommodated to be considered alarming siya. And besides, namaguna, it's the right of the electorate to choose where they would like to be registered. So we accommodate, as far as our office is concerned, we accommodate those applications for transfer. Because they say, most of them, if not all of them would say, nagtrabaho sila diri sa Dipolo, either pedicab driver, vendors, and so on and so forth. And they have also established residence. So we cannot anymore go beyond what we ask them regarding their qualifications. We cannot say what is their motive, real motive in registering in Dipolo. You cannot read their mind. That would be impossible. That's just like to register. Marang kanta. Lain nga panguta na, sir, hapit ng election dayon, deadline na sa October 5 to be exact, no? Kay aron magnaipay dili ang sa filing, para naay time ang pag-submit dito kay PCOS machine naman ta sa mga pangalan ana kay basin unya marong spelling ang mga pangalan sa mga kandidato ug uban pa dayon ang sunod nga panguta na mao ni kanang kadto mga streamers, mga tarpaulins nga ipangkatag-katag na daan nga layo pa eleksyon ug uban pa na nang nakabutang na dela ilang mga pangalan og ilang mga dagko kay mga nawong ana kanang ang sa una pa ganitong uban ana nga existing di karon wala lang gyud gipangtangtang unsa man siya, is it fair or unfair to both kwan mga politiko o kanang aspiring pa nga mulansar kay kwan manggod kanang naang namalag wa pa manggod pod ma pasar ang itong anti-epalo ni ano, Senator Miriam Santiago. So, is it legal? Or dahil po mo in the coming days nga ibutang mga restrictions, unsa kadako ang mga streamers, unsa kadako ang mga tarpaulins para sa mga kandidato sa during campaign period. Sige, Bakray. Ang iba sa mga tibulit, na kada kong naong palitag na ibutang sa kuliana, imong optika na liya, ngayon ko nga, ako'y kinagapuhan sa Dapain Dipolo, kung yaka ka na ng eleksyon yung pahala ko, imo kong objikan? We have, sa ako ang pag, when I became an election officer, in fact, last election, we have a drive to clean up the city for the illegal posters, illegal campaign materials, those which did not fit the sizes mandated and which were not posted in proper posting areas. So, we will do the same this election.
Regarding the tarpaulins and pictures nga nagkuha na karon, wala pa gani election campaign. Well, basically, imo ginanguna-unaon, if they're not soliciting votes, we can say it's just a normal habit of our politicians, no? They're not soliciting votes, so wala pa election campaign, wala pa po violation. So, but then, that's the nice thing about the EPAL law. There should be a strong drive para ma-eliminate nato. That's one thing, that's one law na makatabang sa tuwa para ma-clean up, ma-limpyo ang ato ang proseso sa election. Okay. Yes, sir. Ganang, nakabasa mo ta nga, kanang tanang mga ilang mga posters diyan na bisag unsa kadako, considering that even if you filed your certificate of candidacy, you're not yet considered as candidate until sa election period. Election period. So that can go on. It might be very disgusting, kasukaon ka mutan na wana, pero, you know, you cannot do it. There's no law. But the moment na mabot ng election period, that can be removed. They have to go to the real size. Okay, what do you think, Director J. Rosado? I subscribe to the opinion of former congressman. So, technically, wala pa sa campaign stage karon. Technically, wala pa sa campaign stage. Pero, unofficially, we are now in a campaign spree. Kita na to, di ba? If you go, wala exemption na siya. It's one panacea ang aguan na disease nato sa mga Pilipino nga kuan nata sa ulo ta. And we took opportunity in every event. Nanatay kalag-kalag, umabot, mga pista every day na naapay Christmas. And I won't be surprised, there will be Happy Valentine's. Congratulations sa graduates. Graduations. Ngayon, in observance na po sa Holy Week, na napod, etc. The list goes on and on. Ngayon, if we're going to go to the personal side, kumato kag patay ron, kita ginimo lang yung rin sa mga politiko. Diba? I don't really know kung unsa gina siya. But anyway, sa pangutana ninyo karon ko about those things, as far as the COMELEC is concerned, wala tayo labot na nila. We call upon the public upon their own good whether it is still done in good taste or not. Wa ba nalabiin? Wa ba kasungsa? Sungkusa mga batanong pa, wa ba ka na over? Diba? Diba? Wa ba ka na siya na overkill? It goes beyond the usual. So technically ang atong election period mag-start ng January 13. So sa local level ang campaign period nato mag-start og March 29. So by March 29 dito pa daw magawas ang ipon namo sa COMELEC kung ano man may gitawag anang ipon. Grantin na namin ang ipon, whether the COMELEC can really use that ipon before the politicians. So dito na rin magawas ang sizes sa posters na ito. Mura kadako o kartulina. Sa ato ang streamer, kinikadako. Plywood size, etc. In the advent karon sa ato ang technology nga nanantay tarpaulin, there's really a need to amend the law sa ato ang election para pinalias. Puhura sa ato mga election campaign materials. Kaya sa una, wala pa man ang tarpaulin. Karon, di ba karon, makakita na ng tao. Dagko na yung kayo nga, the biggest that you can imagine, mga ata mga mall, nakita na ito na. So, ato mga politiko, hindi na ito sila tagaan o limitasyon about those things, will not be surprised kung panahon sa election, wala natin makita na views atong kasada. Ilan ang nawang. So, to think of that, a candidate is supposed to, and to think of that, a candidate is supposed only to spend 3 pesos in terms of campaign material per voter. So kung in a constituency of 60,000 voters or 70,000 voters, ang ibutan na, dipolog na yung 70,000. So times 3, that's about 210,000. Kung atong basila na nanganon, that's ang atong gastuhan po sa dipolog kumulan sa ana rin range. But then, campaign materials pa lang ba, nanguburan ka. So ato ang yes, sa mga tao, we should be vigilant about those campaign materials sa itong mga politiko nga nang gawas na karon. So kita, panalitan, huwag na sa tuwang property, pero ito nakuhaon. Atuwa mo na. Wala, okay, private property. But when it comes to election, karon ng March 29 po, hindi na natin magkangiton. So ato na makuha ng mga billboards, ka ng mga, even ka ng mga announcement of projects. Malagi. Pagkuhaon na nato na siya, panahon sa March 29. Nandito ilang mga streamers na okay ra ang size, kinahanglan mo comply po na sila sa requirements sa balaod nga donated by and paid for
printed out. So those are the requirements. Ato na, sooner or later, the COMELEC will have a seminar siguro sa mga politiko before ta mag-print sa itong mga campaign materials para maibawa na to what are the do's and don'ts. Kaya even granting nga, imo na ibutang sa private property, naman gabon tayo limitation. Dili man kayo nga, akuha mo yung building, ini-intero building ako na ibutangan sa kunahong, it doesn't justify. Kasi na pa, the material itself is illegal. Wala na nagpasabot na, huna kasi mong kaugaling na luna, magkahin mong kag-illegal acts. Mura rin na, naman ko sumula sa kumbalay, dali ko mag-hit-hit, dali ko mag-sabu-sabu, okay rin na. Kaya nakasabot, no, it doesn't matter whether nakasabot, kumbalay mag-sabu-sabu, dakpo na po ka. The same way na kung inyong campaign materials illegal, regardless whether asa namin mag-ibutang, inyong own private properties, inyong balay, kung illegal na siya, the material itself is illegal, pwede na siya kuhaon. And the COMELEC can call upon the police and other law enforcement agency na magamit na to para makuha na mo implement. Okay, so hinapunta nga, ang naminaw karon ng mga butante o mga politiko, midagan ni file na kandidasi na lamdagan karon sa gipang istorya, gipang bat-bat dire sa ato kapitan sa dipolog sa ato ang mga COMELEC officers. Okay? So, kining duha karon just a matter of enlightenment on our part sa kapitan sa dipolog. Kini silang duha, mga panelists dire, pero ng file og COC. Kay mudagan silang duha on the opposite sides of the fence. So, unsa man ilang kaakuhan rin sa kapihan sa dipolog, dayon, unsa po ang ngayon ng mga buhaton na rin po may ma-charge o electioneering kay kini silang duha. Unya na, ikaw karon kay kini silang duha, appeal man rin, tipik man rin sa among kapihan sa dipolog. Ay, iba sa mong dibulit, may mga kaginahin na mo. Kaya, wala ba? Dili ko ba, ma-please ko man niya. Director, balisa. Pwede siya. Nani siya, sa ubang ng mga stations, panalitan, wala ko na sa iyo. Papagansa ni Marujas is a vice president. Yes. Si Corina, nag-leave siya sa ABS-CBN. So that was his own. That was her own act. Dahil natin mga palisiya sa itong mga radio stations. Panalitan kini sa kapihan, ni-transcend man siya kay before that, na naman si congressman o si konsehal sa kapihan daan pa lang. Okay. So, mamatay na siya po hon, I think it will become more material. Karong March 29, subo sa campaign period. Kaya if whatever appearance nga nahimuon sa TV or sa radio will be counted as part of their airtime. So, diyan na mamatay. Karong, so long as they will just be objective about their appearance sa kapihan nga, it's not more on about sa ilahang kandidasi nga file, wala pa na siya problema. Pero by March 29, I think the rule will be different. So I think they really have to take a leave from being a panelist dali sa kapihan. But that will be months away from now. Abilabulit, kang kapari, no? Abilabulit, BN 29, sige lagi pangyari may kapari, re. Pero ako insulti, mura gina nga, ako ray kinagapuhan sa dipulog. Yes, sir, natoy. Diyan na din ang palisiya sa media, no? Or are we considered as a black timer? Yeah. Okay. So whatever it is, kami mismo, on our own volition, we will refrain from being a panelist, dini-ini, kay maklaro man, no? Pero we can always appear here, not as panelists, but as a guest. You can invite us. A guest. Yes, if the price is right. Yes, may pwede. Simpa ko. I was asking this question, Director Balisado, because dili may gusto na sa kapihan sa dipolog. Ngamingon dahil nga, kanang kapihan, gi-appeal man na, gigamit man na nilang former Congressman Matoy Barinaga to further his political career. And so goes with Konseyal Ruben Ligorio. Gusto nato nga, i-maintain din sa program ang atong objectivity, neutrality. So that's why I'm asking this question. Parang ako, Madam PP, past president, mga bumbang na ubal ang PP. Ato naglaruhan. Okay. Ako, it will be kwan para kay Congressman Barinaga mo yung ngayon pang gigamit. Kinahanan pa ba sa gigamit? Yes. With his vast experience, kinahanan pa ba? Kaya kaya sa kaya ito nung kung kailan lang pa ba? Naginuto niya ng kapihan. Di na tugod mabutaan ang mga tao nila yung mga huna-huna. So, daghan na yung mayon nga, ay kuwan man at least kapihan nila na. So, atong lang nang i-avoid. Ato i-avoid. 28, kaming kumpani, nilin yung manidre. Hindi ako, ang bitar ka na mo, kinala mo bayad pagkagay ka na mo.
It's the other way around. Yeah, kaya daghan mga ta na, unya panlitan lansa naman like last week. Ningon sila nga napadayo diha sa kapihan ninyo si Consul Ruben Ligorio. Kun nang lansa naman sila nya kontrapartido ro ba? Ingko nga dili man siguro na siya koan. Pala na ko man personal kung naman gani si Consul o si Congressman Dori. Naghatag na sa spy sa ato ang kapihan, di ba? Yes. Ito ang source na the kapihan is non-partisan. Kaya ang buwak kagesto is coming from separate... That's why I'm asking this question because I don't want to lose them both. Okay. Char! Ikaduha, we're always following the law. Na may balaod, no? When to inhibit yourself, no? Inan atanan. Ikaduha, karon ka, kung inhibisyon na mo, sige pa may appear dire, kung naman gawin nga mo reklamo, suya sila, ibog lang sila. Ito rin, no? Yes. Kaya rin naman ito sa 2010, when I lance my currency as counselor, Bunta rin ko, wala ko marin rin, gawas itong imo kong ibitar, imo kong ibayran. Yes. Parin rin. Ibayran? Excuse me. Para ma-appearance lang, no? Masa ma-korte? Sa akong gisting. So, yan rin ko rin. Pero, bunta rin ko, o kwan di. Hindi ko gusto. That's kwan ba? Sila pa, pagpakita sa itong sinsiridad. Gawas na lang po, hindi mo kong gusto, makiha pa rin ng gobro, na kung limalas, malip ka daw sa imo kong litura. Anyway, sa akong ibalik ha, it will come down March 29 pagyod. Maabot sa March 29, that will be the time na i-restrict na nato atong mga appearances. Otherwise, it will be construed as part of your airtime na dahil na siya. So, peligro na mamonitor ta, manubra ta. So, it might cause our disqualification. So, related question, what about the media man nga manglansar pod o any position? Kay ato nang ikaw na kibalo ka na. Pero ang ato ang namina, wala kibalo. Muna atong ipa-enlighten karon kay naman atong mga community officers. So, as far as ato media man, they can still practice in their profession. So, ang ato na nga is we must be objective about our reporting. Dili kay, up to March 20, March 28. By March 29, mag-leave na kita lang na. Ato na yung dili na ta pwede mo tingog in such a way na dili na siya makonstrued nga campaign. Paano tila na naman kayo balaw na dit nga of media man ka upon filing it depends on the policy of the company network network no may karon nga upon filing you have to take leave pero pag amo tayo sa campaign period I think they have to take leave yun by law okay. Mautan na tani Attorney Roderick Tomé doon na ba yung media man diri nga nilansar sa ato ah gawas ni Consul Ruben Ligorio kitsa kayo Attorney Mati Brinaga si Attorney James Verduquez, kisa pa? Actually, dili kay ko kaila sa mga file o COCs na o sa mga ilang mga kuhan. Kay, as I've said, stranger na ko sa dipolog, nakaila ko sa ibang mga media men nga ni file, gamayra ko na ilhan, si Attorney Ligorio, si Attorney Barinaga, na si Surrenda ito? Genesis Ahero and kitong uban I don't know if they're media men so James I don't even know nga media men na si James past president na siya sa press club no. So more or less kitong na-mention nato ang mga ngalan mo ito sila yung mga media men yung file ng COC sa City of Dupolog. Okay, thank you so much. Pangutan na, ikan ni Consul Ligorio. Actually, laro na, Consul, kanang word na media man, basi kung nahuna nila, media tao ba, mga mugbo? Hope short. Media, okay. Kini na mo, kay, lumutan lang, kapal ka. Upan ko nung hilansar. Way, klaro mo na ba? Marang, napugusan sila. Ngayon, wak makaruna, basi yung sakama. Walang salasag ko, pero mubilidro sila. O, hindi sila, mubilidro ko. Aros ampun ang withdrawal. Withdrawal na pwedeng mapulihan. Mapulihan o replacement. Mapulihan mo sila mo-withdraw pa. Kung sa pwede rasyon. Kung sa Consul, mahimo na ito na before March, before December 21. So in case of withdrawal, na naka sa partido, you have to do it before December 21 para ang imuhang ang balota na ito, mo-appear pa ang imuhang ngalan dito sa Nipuli. So after December 21, mag-start na mag-print ang COMELEC sa balota na to. The ballot will contain the names of candidates running for a certain position. So after December 21, pwede pa mapulihan na usa ka kandidato in case of death or disqualification. Muna na nagawa ka instances. How about withdraw lang sila? Di pili? Ang sa withdraw? Withdraw on the ground, hindi sa ganahan.
After December 21. Before. And it changed your mind. It changed your mind, baka. Ah, wala problema. December 18. Wala problema. Wala, kita po yan. Depende. Matuloy yun, sir. Wala, wala. Kung nasa partido, sir. Disimparty. Party. O political o independent. Wala kay provision about muna ila pumunta na kay ang essence mo lang na ang nganong ang partido pwede makapuli because it's not a personal kuan sa kandidato nga nilansar siya. There is a party interest at stake. So ibig kag ikaw kandidato kag mayor then all of a sudden ni withdraw ka. So it's very absurd for a political party nga wala siya mayor sa Dipolo, di ba? So masok ang national party siya. So di ang rason sa mo resign, mo undang, no, mo window siyang kandidatura. Pwede nga ang rason niya nga di na siya financially di siya mo panayon kay si kwarta o pwede siya, for whatever reason without prejudice to administrative criminal cases na pwede mo file sa iya ha. Mm-hmm. Panalitan og nasa mga nasa mga violations sa COMELEC. So it is without prejudice sa posible mga administrative cases nga so, na even if mapasakaan sa sumbong panalitan criminal or civil or administrative, he can still proceed to run. Pwede. Dawa pa mo siya magkumbikto. Pwede. Okay. Muna yung mga... Pero panalitan, excuse me, panalitan mo withdraw siya dayon na siya sa partido manidagan, does it mean also nga ang party nomination i-withdraw po? Ang number one na is na mga lipay consent gikan sa partido. Ang iyong withdrawal, ku-withdrawal, na with consent sa partido, na consent. Pero it is not, kuhan nga, it's just a matter of getting the consent actually, kaya hindi mo mapugus ang sa tao ng mulansar. Kung hindi nag-isa ka ng mulansar, so it is very wise for the party to accept his withdrawal kaysa padayon sa kakadidato na reluctant na siya. Diba? Di man, hindi na siya ganahan. Padawat ang kamada. So after December 21, kung dito pa sa death o sa disqualification, the only remedy na available na na is in case ma-disqualify ka o mamatay, it should be the same with the same family name, surname. Mora na siya ito ah. And it can be done even on the day of the election day itself, 12 noon. Sa May, kung sa atong election, May 13, May 12, pwede pa mag-file. Karena mo same mo sa inyo, not necessarily nga pareha partido niya pangalan. Anybody, we did the party. Before December 21. Kaya ang purpose nato na by December 21, magsugo na, magprint naman tag name. So kung panalitan, namatay at, di man takabot ka mo sa mga tayo kung ato, di ba? Wala may nakabalo ka mo sa mga matay. Pwede ko namatay di o mga January. January 1, kaya nabutan siya o kan. Namatay siya. Mapulihan ba siya? Mapulihan siya. Ang mapulihan niya, parehas o kapilido niya. Kaya ang assumption nga, nagprint naman taog certificate, nag-print naman pa sa official ballot. Yan alam, sa akong magbapil, hindi na magbapil, yung alam ito, sa kung kaya print naman. Dili, ang boto, ang boto at itong... Count at ito, niya. Count niya. Mamagaling na kayo yung nag-automated na taron kay, unlike sa unang atong isulat ang atong kandidato, karon ang ngalan sa kandidato, ito mo lang i-shame. So, palalitan ikaw, ni-puli ka ni, namatay si Juan de la Cruz, ang ipuli niya sa Efren de la Cruz, dili na Efren de la Cruz ang magawas dito sa balota. Juan de la Cruz na lang. Pero, magkutar ka ni Juan de la Cruz, it will be counted ni Efren. Mag-unaman ang surnames, balota. Parehas mo silang surnames. So, mora na yung request is, parehas sila ang apelido. Okay. Parehas sila ang surname. Yeah, surname. Mayroon doon sa mga kandidato mamatay. So, kung gusto mamatay, ayaw mo kamatay. After the election, ayaw mo kamatay. Then, may pamata na, kanini yan, dagat-dagat ang nanglansar na lain ang posisyon. Either mo aspire of higher position or mo palitan si, di na ito mo name-names, no? Na yung mulansar o gobernur, mulansar gobernur, vice gobernur, nagikan sa lain mayor or vice mayor, inana, bitaw, doon naman to'y nadunggan na to nga kanang mo resign pa siya si ang position or bilang na siya kinalang mo resign sa position. Sa ito ang katong Fair Elections Act 905, 906. Okay. RA, gusto nila Kamilang Resolution 906. So, kung elected position ka, wala na na. So, mayor ka, mulansar ka congressman, mulansar ka o governor, etc. It doesn't matter. Okay. Kaya ang inyo sa Supreme Court, anang naanga, you have a contract before the people na muserve ka until June 30. Okay. Simply because ni file ka o different position does not justify nga makonsider resign ka because it will deprive the people of the representation to which they're entitled until June 30, 2013. Okay. Karon kung nag-hold ka o appointed public office or any government-owned or controlled corporation, you must resign. You are considered. You must resign.
you are considered ipso facto resign and vacate your office. Example lang ang position for the information of our listeners o sa ato ang live streaming. Kinsa kayo, unsa kayo din ang mga position? Pangalitan, city budget officer ka. Okay. Maestra ka sa DepEd. Okay. Kamanero ka sa DPWH. Okay. Janitor. Okay. Resign. Kung naa ka sa... Ay, mudagan ka. Mudagan ka. Okay. Naa ka sa government corporation. Government ka nang, naa ka sa GSIS, naa ka sa... Basta kay government... Government owned or controlled corporations. Resign. It doesn't matter kung unsa yung position. Hmm. Bisan pang janitor, government ka employee. Okay. Naa ka sa military, sa PNP, or na undercover ka sa civil service, wala siya ito ang limitation na na-resign ka. Dili mo yung na resign ka March 29 pa, kaya mo pa ipasugod sa campaign. Yeah. It's different. Upon filing nimo, upon acceptance. Huwag yun pong i-withdraw mo COC, it doesn't cue nga, mabalik na po kasi yung pwesto. Kaya na-withdraw man ko pa kasi nadlaw, so wala, ako naka-resign. No, the act of filing, is the act of resignation. So wala nang nagpasabot nga ni Wudu kapag the following day, DepEd Director kaya pong kagbalik. Resign ka. Kung Regional Director ka sa DepEd, ni-file ka October 1, ni-Wudu kapag October 2, wala nang nagpasabot nga wala ka na-resign. Yeah. At lang ito yung kayo. Yes, sir. If you are a na-file ka certificate candidacy, dayon, yung withdraw ka, no? You still considered as a candidate for purposes of filing your expenditures, ha? Mo file ka po ka, kaya di ka mo file, you can be charged. Yeah. Kaya, administrative fine. Ato lang ito yun, kaya para may bawaan sa itong mga kaigsunan na naminaw sa radyo na ito, nga mag-aibib po sila, kaya naugod po na sila yung mga opisyalis, no? So, makibalo sila nga, ah, inaana rin na siya, nga dili po sila nga maglibog ba? So, kuha na, Madam Press, the distinction is whether it's elective or appointive. Kung elective ka, yun ang considered resign. Padayon ra. Padayon. Unless kung ikaw mismo, yung own act, mag-resign ka. No one will prohibit you from resigning. Gusto ka nga, mag-concentrate sa inyo ang campaign. Okay. Pero, appointed public office, resign di ba? Dako filing, nadawat sa COMELEC. Okay, daghan kayong salamat. Dayon, lain pang pangutana, kanana ang mga kandidato, kay importante ba kayo na impeachment ani si Supreme Court Justice Renato Corona. Ang COMELEC karon kuan ba kanang stricto ba sa pagkuan sa sal-in sa mga kandidato o kanang ilang campaign funds mga donors? Stricto ba na ha? Kung may administrative case o criminal cases ani nga corresponding? So part sa obligation filing sa kandidato is they must file within 30 days after the elections their kuan expenditures, campaign expenditures. So kailangan nato na mahimo, otherwise kung effect mo na sa itong sunod na paglansar. Kay part sa balaod is kung twice nila nag-imo is absolute disqualification to hold public office, elective office, hindi nakakaran. So ano yung mga na penalty na ito karon gina-collect na sa COMELEC. Okay, thank you so much. Fine. Attorney Roderick Tomei, what do you think? Yeah, I subscribe to the idea of Director Balisado. That's actually what the law mandates, that after the election, all the candidates have to file the expenditures. Aray po ko tana. Kinaig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 
pagsugod na sa campaign period, no? I will address this to the gentleman here. Namo ko ay common practice at pinagripo ko na magbutang sa mag-draw commission, ipahatag, na ay nga ang subos. Wala bingon nga ilik, re-ilik. Nga lang niya, pwede ba na nga ipaprinta imong naong salayo sa t-shirt, malipasuot sa mga sakop. Dili pa na ba yung lisyon? After sa kapil period pa. Hindi ko, paparkasin mo nga lang yung likod. Sa una na, Commissioner, doon na may guidelines ang COMELEC about the wearing of t-shirts, etc. So we will wait for a corresponding resolution sa COMELEC na naa. Kay to allow it, tanawin ako, will really make your campaign very expensive. So, gumahan na kayo, panitong dahil yung t-shirt, imong ihata sa mga tao. So, na limit. Sa ako madungdulan sa una, mga kung duwan ako na sa iyo pa, during sa imong campaign, within your campaign staff, limit lang 20 katao na pwede magsulot ng t-shirt. That was based on 2010. So, if we're going to adopt the same rules, so, posible, limit lang din ito ang mga campaign staff. Kaya ipatang sa layo, kinala ba ito re-elect or elect? Ano?
palitan ko ang first time niya, ilik, attorney. Mato, ibarinaga. Okay na. Tanaon ako, mumato na siya kanong March 29 kung nanatay guidelines. Oh. Kay sa una lagi, sa ako madumduman, based on 2010 elections, doon ay resolution ng COMELEC as to how many t-shirts lang pwede magamit during campaign. Usay ba, naghimog ka rin ang mga resolution, mga balaod nga, murag, di gani gid ma-implement? Kinama ko eh, ikagaw na kogod nga, yun siya, hindi ko rin magaw. Bisag, hindi na ibot lang re-elect, ibot lang ito, Robin Show Ligurio alias Guapo. Wala ka na ibot lang na. Pero, kanin, kanin reminder lang ni mo, pre, no? Papapinta mag-iog pag kanin isyo. Robin Ligurio alias Guapo. Ang ibotang yun mo dya, elect, no? Elect yun, elect. Yan ligod ko councilor. Ayaw vote. Tingnan no. Pagsunod election, yung mula ang printan, pwede re-elect. Now vote mo, re-vote ka din. So, re-elect. mas, kung ko pre, mas, kung ang vote nito, mas kung kayo ba? Common nga words nga sa mga tao, kaysa elect. Kaya nang vote yun, mas pwede mo po ng vote. Kaya, din sana, boto mo, Maote. Yes, Paul James, unang pangatana. How about, sir, ganun, sa as of this day, before nag-election campaign, kanang bitan mo, sa'yo at nag-tay siya, bitan, Mate sa Leo, or Robin sa Leo, mumato ba siya nga ma-appeal sa mga campaign? Mumuli ko nga, mumato na siya by March 29 pa yun. Karon masulo wala may gidili kay isa sa matter of kwan ba apart from freedom mo man one of the freedoms enshrined sa tuwa sa atong Bill of Rights diba expression diba sa una gani gi kana ultimo gani pag file sa mga CUCs kita man ato nga festive gayom na etc na mga uniform na diba Paula Paul ang daga kaya sa kasada ato kay file sindangan fisons karon kasali ka kita og pasakan gumi ka sa pulin mo na nga ang reminder po sa mga kandidato kay mo-print pag yung silag mga t-shirts, di ba? Butang nila Diana, dan yun ni Jay, na pag-abot na sa March 29, that's the time where it matters. So, ang atong advice nga, harap, printa mo gaga kayo mga t-shirts, pributan ninyo, printed on October 2012. Yeah, kay gisuot din mo kay nang wala mat. Printed on October. Yeah, kay gisuot din mo. Gisuot na lang yan. October 2012. Oh, mga daw sirka. Oh. Sa pa. It's on. Ah, sa pa dili pa sa mga atin sa mga gasto sa kampanya. Oh, kay sa pa. Printed on. Mo na, wala sa mga advices na. Sa inyong ka, oh, ikaw gitagan ka o idea sa imong hang. Ako lang yun ora. Pero ito ba ni, hindi ka matatlo, sa ito ano, practice. Pero nung pag story, dari nga, ito lang itagag tips, no? On record. Ay, wala ako siya. Wala ang guilty na may eleksyon sa sinil pinili siya. Kung hindi na siya butahan, kaya wala nga. So in a way, compelled yun ang mga kandidato nga mo file sa ila ang sana kanang campaign funds nga mo election expenditures no kay og dili sila violate na sila na pwede na sila mataral sa husgado and as another requirement po sa mga kandidato tuloy daw unlike sa una nga gi-require sa COMELEC drug test so karon wala na tay drug test nga gipangayo pero busabi sila sa kalinon for drug test wala problema. That's part of the advocacy nga they're clean, di ba? But then, upon assumption sa public office that they're elected, bilis lang pwede ma-assume without submitting themselves sa drug test. So, required na siya. Basta nga sa appointed public official, kinanglan ka o drug test before ka ma-assume public office. Much more sa itong elective kung kuha na after sa election. Nidaog na sila. So, before assumption sa so June 30, submit sila one of the requirements. So, DLG na mo appeal sa requirements. Okay, so advice sa mga Arik Aloy nga og mahimo ay sa mo pagkaluyari ron. Unya na mo ulo human na og submit sa test inog mo daog galing mo. Ha? Man kay say kanang tambal an mo inom kag daghang mga tambal na kwan mo reflect mo na sa imo ang ad stream. 8 minutes before we wind up our program. This is kwan very educational, very enlightening kay nakauban yun nato the way for the very first time ato ang duha ka COMELEC officers mga banggiitan ng mga abogado usab ang ato ang acting provincial election supervisor attorney Roderick Tome at the same time the Pulog City COMELEC officer ayo tabo ni ang kamera kunsyal Robin Ligurio og ingon man si
Regional Director Attorney Jay Belisado sa Region 11. So mangayo kita panaminit nila kay wa naman tay panahon og hinapunta nga mobalik lagi hapon kamo dire para mag-update kita sa ato ang mga election nga mga kuan issues po no kay umaabot na ang ato ang 2013 elections. Really, kuan kanang naang start with Attorney Roderick Tommy ang atong bisita sa panamilit, sir. Dako ako mapasalamaton nga gi-invite niyo diri sa inyo ang programa kay pinaagi ninyo ang programa ato na pahayag ug sa mga kalambuan o mga aktibidad sa atong opisina ug ato po napasabot yung mga issues nga ilang hinauna karon mga panahon na ug na sila mga pangutana ato na pong natubag. So, inautunta nga sa mga umabot nga panahon o mga naalapi mga issues nga mo surmise, dili mo hesitate ang kapihan sa dipolog sa pag-invite ko na to para ato mapahayag o ato ma-explain o kung sa mga gani na mga butanga nga ang langayin ato i-explain or ipahayag sa ato mga listeners. Thank you so much, sir, ha. Kanang sa uulitin kay manawag jud minimo bahala na og kuan kakaisturbo minimo basta mang-invite jud minimo dire sa ato ang kapihan sa Ripolog. The same goes to Director Jay Balisado. Una sa lang, maayong salamat Madam Past President sa dili na ko ana, akong klaro Madam Past President dili Madam PP. Sa PPR Pilar. Happy to. Natingalan ko gapon nga ni text na ko kalit ni si Madam Past President nga pwede ba daw ko sa kapihan ko uli man ko karon nga semana sa gikan sa Davao ko my time will be available so manha ko basta mapag ko commitment nga manha ko other than so wala gyud mo labaw pa nga kakulian manha jud ko the same way nga napit ko schedule nga commitment sa Davao next week so magtubog ko ako pong tumahaon to ako mga sila pa TV appearance dito. Yes. O, ako nung naong dito sa Davao, sige na kagawa sa TV. O, di na ako kalakaw sa hanga doon. Makailan na ito. Makalukalo na ito. Congratulations! So, nag-a na ito kayo natang. Nilevel up na ito. Makang-artist na. Anyway, kung natin, kung naalang ko dito sa Dipolog, madam, upon invitation, notice, pwede na dyan po ko mukuhan kay sila pa, malipay ko nga, makapambit po ko sa kung kuan sa kuang gamay nga kahibalo kong kikinanglan. So, mapasalamaton ko. So, mapasalamat. Ug ako sang i-congratulate ang atong duha ka mga panelists din nga yes. Coming from the sila pa opposite side. Nabay opposite na nag-attract na sila tayo. Oh, sa pole sila duha. It gives kuan mayo nga discussion sa ato ang kuan with the experiences. So masong nga si former Congressman Balinaga gikan gani sa COMELEC kabalo sayod ko nga he is one of the pioneers sa COMELEC katong panahon na gyud 1960s 63. Ubang mo sa uncle ni Badong. Sila ni Ranilio, Fiscal Ranilio. Silang fiscal guantero kita na to nga ang mga niagi COMELEC nahimod yung kuan sila pa mayo nga training ground ng COMELEC actually usa pa salamat thank you so much Director Jay Belisado paman may nag-abot sa kuan Davao pala to na ko dito kay eto na makidapawan niya nilahos man po kong Jensen o Sarangani happy to mag-abot sa Lake Cebu na doon yung kaog terapya ko nang siya sa waterfalls dito so thank you so much for the blessings all the blessings o gikan sa panel gikan ni Konsyal Ruben Ligorio wala na muna humana sa Tony Roderick Tome salamat kay Ed sa atong na bisita nga misanong sa atong pag-timbaya o pag-anlan na pag-awal din ang mga residere salamat sa atong panelist na busy na mag-inis yung Tennis. Pero nireggyo ni Gahay Gitsa kay isa gusto nga minuman mo siya minuman siya mulit muna nga manigit si panelist attorney congressman mayor Mato Brinaga nga mulan sa pagkakonsihal ikaw may campaign manager so salamat kayo sa mga duha ka bisita na ito hinawag punta sa loon imong makulay pa rin kay gikinala ang katawahan sa inyong mga gwapo kayo mga informasyonis bahay sa umabot sa piliyawin Dr. Santantin. Thank you so much, Consihal Ruben Ligorio. Nga to kang former Congressman Attorney Matoy, Rosilier Matoy Barinaga. Okay, salamat dito. Dako na itong kalipay kako. Nga, doon nag-iwag tayo doon kabisita na mura o ang issue yun, no? Nga natupad nila sa mga COMELEC officials. Namang gani nga
ako every time I have a chance nga usahay do nay mga misperceptions bahin sa COMELEC, no, I will really explain nga ang COMELEC is always neutral. Kung yeah. naman galing gamay kakulian, it's up to the parties and to the candidates on how to make that correction, no. Mao na nga di ko na ko nakalimtan kay gawas ako pagka COMELEC registrar pre. I was the first president of the Election Registrars League of Sambuanga del Norte, no. So ako kilang ingon nga og makatinabangay mi, tinabangay mi, just call my name and I'll be there. No? Ah, kanta na. Yamat ha? Ikaduha. Ang duha po nato ini date nga. Kami duha ni pare Ben. No, niya gudere. He comes from one party, ako I come from the other party. Dahil nag-support me nga, we have to be very diplomatic, no, and to compare man me. On the election time, kay pareho mo may kandidato, ako, di man ko kaingon nga, isingit na to si Ben kay, that would be bad for the group. Among voto mo ni nga, sa ako, I will not vote myself, ako siyang butuhan. Sa iyo pong parte, di po siyang mabutar, ako po yung butuhan, no? Mao na yung sabot. So, secret na natin yung duha, nga magbutara na yung mausag-usa. Pero may balang uban, may balang okay. uban. Aroon nga ang uban, sige nga na, mapwede kayo makadaob, kamuro makadaob. So, ang minito si Ana, nga kamong duha, sa inyo yung sikapartido, na nahulog ato, kamong duha mo yung niloib. Okay. So, wala na. Joke only. Pantay mo. Joke only. Okay. So, wala na yung panahon. Lami pa itong discussion sa atong duha ka COMELEC officers. And I thank God nga ni-arigid sila o ni-sanong sa atong invitasyon doon sa Kapihan sa Dipolog. Sunod sa duha ka oras. Ato na-imbita rin sunod pa pohon ang ato ang duha ka COMELEC election officers. Ato ni Roderick Tumi ang atong provincial, acting provincial election supervisor. And at the same time, Dipolog City COMELEC officer, si regional director nga, ingon sila nga, cannot be rich. Can be rich man lagi. Si regional director, Atty. J. Balisado, nga, usara ka text, diyot di ako, padulong ko kinapawan, sorry, di ta magkita ang Dabaw. Pero magkita ang Dipolog. Okay, so, manang diri sa itong kapian sa Dipolog. Salamat kay ninyo guys, gentlemen, no? And also, atong mga panelists, si Atty. Rosilio Matoy Barinaga, nga, mabubutar nga ito kang Consul Ruben Ligorio, si Consul Ruben Ligorio, nga, mabubutar po ni Atty. Rosilio Matoy Barinaga. Kay amigo sila, kumpare, both are panelists diri sa kapian sa Dipolog. Kauban ni Silbert Bunduyano, ang atong IT director sa ato ang live streaming www.imndipolog.weebly.com. Si Paul James Rocolan, ang ato ang panelist diri, okay, at the same time man of all kwane, of all season para si Bilma Santos. O si Danny Loo dito sa istasyon, si Tax Ilomba, sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, atong station manager sa DXDR. Kini si Edith Pahintito mamingon ka ninyo. Happy Sunday. God bless us all. Studio, take it away. Thank you.